Sang mapagpalang umagang hatid namin sa bawat isa, batid natin ang kagalakan sa puso ng pangkalahatan dahil sa panibagong pag... Good morning po. Na siyang dahilan upang tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Dumako na po tayo sa ating pinakomportableng bahagi ng ating kung saan tayo naroon ngayon. Umupo ng matuwid at buksan natin ang webinar na ito sa pamamagitan ng panalangin. Kasunod ang pagbibigay galang sa ating bansa, pag-awit ng himno ng ating paaralan, himno para sa ASEAN, at ang awit ng Bagani Quinten Centennial. Our Heavenly Father, we thank you for your abounding graces. We invoke your presence in this gathering today and pray you to imbue us with your love and guide us to express that love in terms of faithful concern for our fellow men. We thank you for the memory of Dr. Jose Rizal who has been inspiring us to serve our country unselfishly. We thank you for the wealth of wisdom he has left for us to cherish and propagate. Grant us courage and strength to live up to his ideals and to persevere when the road is dark and thorny and seemingly endless. Teach us, O Lord, that life is not a race for wealth and power, but a career for noble living, not unto us, but unto you, O God. Be all glory and praise, now and forever. Amen. Thank you.
sinisintang kaharap, ikaw ang kapuhan. Sa pagkamit ng mithiin, siya mo makarin. Kahit saan ang mapatpat ay hindi mapapatabat. Kumong na iyon, ikay ang magsisilbing kamay. Politekniko, kolegio, ng marikina. Ang teknikal na ito, ang yon, sa iyong damdamin ipamalas ang angking galing. Tumayo mong tapang harapin ng buhay yakapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang halaga, wag hatakin ng pababa. Isipin wag sana ang sarili lang, pakisamat bayanihan. Subukan nating isulong at likawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo, salubungin ang kinabukasan. Bayaning Pilipino sa makabago panahon. Halina't hawakan ang aking
tagumpay. Patuloy lang tayo sa papantay. Wala sa Diyos ang sandat at gamay. Upang natin isulong at bigawan na hanggang bukas, ikaw at ako magkasama tayo. Bungin ang kinabukasan. Ang Pilipino sa makabago. Salamat sa napakakulay na pagsisimula. Ito ang mga bagay na dapat makita natin upang mapagaan ang bigat ng ating dibdib at laging isaisip ang pagngiti. Pakinggan natin ang pambugad na bensahe ng ating kagalang-galang at napakabait na namumuno sa Departamento ng Social Science at PE, Ginoong Virgilio M. Barcena. Sir? Sa mga opisyales ng paaralang MPC, sa mga guro, mga kalahok, gayon din sa pamunuan na naging dahilan ng ating pagtitipon ngayong umaga. Sana kayong lahat ay nasa maayos na kalagayan at nananatiling ligtas sa ating kasalukuyang dinadanas na pandemya. Ako ay masayang bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Ako po si Virgilio Magsisi Barcena, ang kasalukuyang head ng Social Science at PE Department, na siya ring OIC Director ng NSTP Department. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong binigay sa akin upang magsilbing pambungad na salita para sa okasyon na ito. Tayo po ay naririto ngayon upang sa dagdag kaalaman kaugnay sa bayaning sa ating bayaning si Gat Jose Rizal na siya rin kinikilalang pambansang bayani. Isa siyang Pilipino tulad natin, okay, na siya ay may pagmamahal sa kanyang kapwa at sa ating bansa at sa kanyang kapwa Pilipino. Malalaman natin ang iba pang mga bagay kaugnay sa kanyang naging buhay at mga naging gawa. Mula sa high school ay pinag-aralan na natin ang kanyang mga gawa na naging sanhi ng kanyang kamatayan
Subalit, naging dahilan naman ng ating kalayaan. Kilala natin ang kanyang gawa na tinatawag na Noli Metangere. Okay. Ito ay naglalaman ng hindi lamang isang kwento tungkol sa pang-aalipin at pang-aabuso. Ito ay naglalaman ng katotohanan ng buhay nila noon. Madaming aral ang matututunan sa kanyang mga gawa. Hindi lamang kaalaman kung paano sila nabuhay noon, kundi para na rin maiugnay natin ang mga aral na nilalaman noon para sa ating ngayon. Marami rin tayong mga naririnig na kwento patungkol sa naging buhay ng ating bayani, mga agam-agam, suspetsya at kung ano-ano pang balita. Ito ay dahil sa interes sa naging dahilan kung bakit ang isang mamamayan ay nagkaroon ng ganung lakas, tapang upang magligtas ng isang bansa. Sa umagang ito, sa tulong ng ating mga magagaling na tagapagsalita, naway mabigyan kayo ng kaalaman, dagdag na kaalaman sa mga bagay na marahil ay nakalimutan na natin o hindi masyadong naintindihan nung tayo ay nag-aaral pa ng subject na Rizal. Ang ating mga dagdag na kaalaman na ito ay magagamit natin, okay? Para maging isang mabuting tao, maging isang mabuting mamamayan, na may pagmamahal sa kanyang bansa, na maging tulad din ni Rizal, na bawat isa sa atin ay maaari ring maging isang bayani sa simple nating mga pamamaraan. Hindi ibig sabihin na dapat tayo rin ay magpabaril sa luneta. Okay? Yung mga matututunan natin, okay, ay magamit natin upang ang mga aral ni Rizal ay maisabuhay natin, okay, upang ito ay magsilbing daan para sa ikauunlad ng ating bansa. Tayo, sa ating mga simpleng gawain, sa ating simpleng pamamaraan, ay maging daan sa ikauunlad ng ating bansa at makatulong para sa kalagayan ng bawat Pilipino. Muli, ako si Ginoong Virgilio Barcena. May binabati kayo. Magandang umaga. Maraming salamat. At pabuhay tayong lahat. Salamat po, sir. Sabi niyo nga po. Tayo ay magiging bayani. At ngayon naman po, pakinggan rin natin ang mensahe ng ating butihing chapter commander ng Marikina City, Sir Dr. Loreto A. Santos. Sir? Okay, magandang umaga sa lahat. Mabuhay. Agosto, ito ang buwan ng wikang pambansa. At nais kong ipabalita sa lahat na ang pagkakataong ito bilang siyang chapter commander ng Knights of Rizal sa visa ng Republic Act 646. Ako yung namumuno sa buong siyudad ng Marikina. Nais kong ipabalita sa inyo na ako itong tuwa at nagkakaroon tayo ng ganitong pagtitipon na kung saan, kung hindi dahil sa namumuno ng ating komunidad, ang ating siyudad, ng ating Marikina Polytechnic College, na kung saan ako ay nagtapos. Timely ang talagang paglulunsad natin ng mga ganitong pagtitipon. At sa kautusan rin ng ating or memo circular na nagbibigay ng pagkakataon magsagawa ng mga ganitong talakayan na nag-uugnay sa pagiging isang tunay na Pilipino o makapilipino
at doon na rin sa mga piling tagapagsalita upang malaman ang talagang katotohanan ng pagkakaroon ng kaugnayan, ang Noli Mitangere at ang El Polibusterismo na siyang ibibigay naman ni Sir Arby Tolentino, at gayon din ang nasasabing kontrobersyal na fake news tungkol sa mga gawain ni Jose Rizal. Ito isang kaalaman na ibibigay din ay ibabahagi sa atin ni Miss Josie. At malalaman natin dito, ano nga ba talaga ang katotohanan? Bakit si Rizal ay napagsasabihang magics? Totoo ba ito? So, yun yung mga fake news na kung saan dapat talagang malaman ng bawat isang mag-aral, bawat Pilipino, ang talagang katotohanan. At maraming bagay pa na inaasahan ko sa mga susunod na pagkakataon ay mag-share tayo o magbabahagi din tayo ng tunay na kaalaman ng ating pambansang bayani. Hindi lang sa pambansang bayani tayo magpo-focus, kundi dapat din nating baliktanaw. Paano nga ba nagkaroon ng buwan ng wikang pambansa? Ano ang kinalalaman ni Manuel L. Quezon? Ano ang kinalalaman ng mga edukador natin? At tayo ay nagse-celebrate ng buwan ng wikang pambansa. Napakarami, napakalawak ng ating dapat pag-aralan. Kung kaya't itulay, ito ang siguro isa sa mga paraan natin sa pamagitan ng mga masisipag na ating tulad ni Jomel, special mention, si Jeng Barsena, ang bumubuo ng buong Marikina Polytechnic College, ang ating paaralan na minamahal na kung saan ito ang naging bahagi ng aking sa ngayon na kasalukuyang namumuno ng ating Knights of Rizal sa Marikina. So, sa pamamagitan ng mensaheng ito, inuulit ko ang hamon na ipagpatuloy natin pare-pareho ang ating sinimulan na magkaroon ng higit pang kaalaman tungkol sa ating wikang pambansa, tungkol sa ating pagiging patriotic, civic leader, at iba pa. So, sa puntong ito, ay dinideklara ko rin ang pagbubukas ng ganitong uri ng talakayan. Maraming salamat and God bless us all. Thank you so much. Maraming salamat po, sir, sa inyong mensahe para sa ating lahat. At sa pagkakataong ito, dadako na po tayo sa ating lecture series. Atin po munang kilalanin ang ating tagapagsalita sa araw na ito. Siya po ay isang full-time na dalugguro sa Marikina Polytechnic College na may ranggong assistant professor. Sa kasalukuyan, siya ay kabilang sa Departamento ng Agham Panlipunan mula sa pamumuno ng napakabait naming head, si Sir Barsena. Isang himala para kay Ginoong Tolentino na siya ay tumagal sa profesyon ng pagtuturo. Sa kabuuan ng 14 na taon na siya ay nagtuturo simula nang nakapagtapos ng kolehiyo noong 2007, bago siya ampunin ng nasabing departamento ay nakapagturo muna siya ng wika at panitikan sa Departamento ng Languages sa MPC. Ayon kay Ginoong Arby, nakatsamba daw siya na makapag-aral sa PUP Santa Mesa sa kursong Bachelier ng Arte sa Filipinolohiya na may unit sa edukasyon. Nakatsamba daw ulit na makapagtapos ng Masters of Arts in Education major in Filipino sa National Teachers College sa Quiapo, Maynila noong 2013. Sa kasalukuyan ay matagal na niyang tinatapos ang kanyang PhD sa panitikan, ito ay literatura sa Universidad ng Pilipinas. At kanyang dinadalangin na sana ay bigyan pa siya ng kapangyarihan ng katalinuhan, pasensya, kasipagan, pagtitiyaga, at sigit sa lahat ay mabuting kalusugan na malayo sa lahat ng sakit upang may pagpatuloy ang kanyang mga layunin sa buhay.
mga kapwa ko guro, mga estudyante, sirs and ma'ams, atin na pong pakinggan ang ating tagapagsalita sa araw na ito, Sir RV D.C. Tolentino. Sir? Okay po. Maraming salamat po, Ma'am Rhea, sa makapagdamdaming pagpapakilala at sana ay ma-inspire ang lahat sa pagpapakilala sa aking na kututusin naman po ay hindi naman hindi dapat natin tignan na isang tsamba, kundi titignan natin na kailan nakasama yun sa kasama ang pagtsatsaga, pagsisikap at pananalig sa poong may kapal, no? Noon po yun, pero pagpatuloy ka pala talagang nananalig sa Panginoon at nagtsatsaga ka, talagang ibibigay ng liglig, siksik at umaapaw pa na biyaya, no? Okay po. Ano lang po yun, naging malikhain lang po talaga yung ano, pagpapakilala sa akin po. Okay po, kasi nga si Rizal ay isang writer, naging ginawa, ganun din ang ginawa niya sa kanyang nobela, no? Malikhain yung kanyang ginawa para ang pagsulat, para ilantad, ilahad ang mga pangyayari sa ating lipunan, no? Sa ating bansa, no? Okay pa, hindi na po magpapaligoy-ligoy pa. Bago po pula yun, no? Napasalamatan ko po ang at pamunuan ng Marikina Polytechnic College sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo, si Attorney Mila, no? Pangalan ni Lily Preda Mila, yon, no? Sa bumubuo ng external linkages, sila Sir Jomel, si Ma'am Reyes bilang puno ng extension, si Ma'am Escalada, no? Talagang napakasipag po nila. Sir Loreto Santos po sa pag-imbita po sa akin at nabigyan po ng pagkakataon makapagsalita sa Knights of Rizal, no? At sa mga kapwa ko po guro sa ating butihing head, department head, Virgilio Barcena, na talagang napakasipag, napakabait po, no? Okay po. Sige po, sisimula na po tayo. Share ko lang po. Sir Jomel, yung hindi ko po yata ma-share. Sir Jomel. So habang naghahanda po si Sir RV, ang inyong mga katanungan ay pwede okay nyo na po. Pong... Okay na po, sir. Apa. Ayan po. Sensyon po, medyo naninibago pa po sa ganitong sistema, no? Habang naghahanda po, Sir RV. Okay na po, nakikita na po ba? Sir, hindi pa po. Ito.
Nakikita na po. Okay, nakikita na. Sige po. Slideshow na lang, sir. Slideshow. Ano po ulit yun? Sa lower. Slideshow po. Slideshow. Sa tab po na slideshow. Sa tab. Ayun po. Ito po ba sa live show? Ayan po. Ayan po. Sige po. Maraming salamat po. Okay po. Ang aking topic ay pagbasa sa Noli at Philly bilang kasaysayan ng buhay ni Rizal. Binigyan ko po ng malikhain na pagsulat yung saysay, no? Kasi kasaysayan ay masasabing may saysay, no? Mamaya po may papaliwanag yan. Yan. Bilang panimula, no? Ito po yung mga pinaka masasabi kong na obserbasyon ko sa tungkol sa pagbabasa ng Noli at El Fili ni Rizal, no? Marami pa rin hindi nakakabasa ng buong version ng Noli Metangre at El Fili Bisturismo ni Rizal, no? Kaya nagre-resulta ito ng mababaw na pagkaunawa pa sa buhay, mga sinulat at kaisipan ni Rizal. Maraming kopya at version ng Noli at El Fili, subalit hindi kabilang sa periyudad na binabasa ng karami, lalo na ng mga mag-aaral, no? Kaya binigyan ko toon ko yung mga mag-aaral dahil talagang ano, no? Hindi naman naniniwala na hindi nagbabasa mga Pilipino. Ang laging tanong ko diyan, ano ang binabasa nila, no? Kung ba kasama ba ang Noli at El Fili sa mga binabasa? O gayon din sa mga guro, no? Kasama dapat natin itong binabasa sa bilang ano, no, kabahagi na ng ating buhay, no. Okay, sumunod, nagiging trivia lamang ang pagtalakay sa kursong Rizal dahil hindi nababasa ng buo ang mga akda ni Rizal, no. Wala nang problema sa trivia, pero ibig sabihin, huwag sana dito magtapos ang ating pagbasa tungkol kay Rizal o pag-unawa, no. Yan. Hindi nakikita ng ibang guro na nagtuturo ng kurso Rizal na mas esensyal na maunawaan ang kabuuan ng Noli at Fili upang maunawaan ang saysay ng buhay at kaisipan ni Jose Rizal, no? Isa pa, no, ang maaring hindi pagkabatid sa kabuuan ng nilalaman ng Batas Rizal o RA 1425 kaya naisasantabi o hindi natututukan ang pagbabasa sa dalawang nobela, no? Alam lang natin, no, na sa batas na ito, ituro ang kursong Rizal, no? Pero yung pagtuon sa pagbabasa ng Noli at El Fili ni Rizal ay mukhang hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Kaya dapat ay bigyan pansin ng mga guro sa kursong Rizal ang pagtalakay sa mga nobela at sa mga mag-aaral ay bigyan ng panahon ng pagbabasa rito. Kaya yun po yung pinaka-conclusion doon sa intro. Yan. Ang mga layunin ko para sa pagtalakay na ito ay kumbaga ito yung scope ng aking pagtalakay para na sa ganun ay hindi lumaktaw sa hindi dapat munang talakayin, no? Dahil sa napakaikling panahon. At sa mga susunod na panahon na lamang maaaring matalakay ang ibang bagay tungkol kay Rizal, no? Basta mahalaga, nakatuon tayo sa Noli at El Fili ni Rizal bilang may kaugnayan sa kasaysayan ng buhay ni Rizal, no? Yan, una, matukoy ang bahagi ng Batas Rizal na nagbibigay puwang na essential na dapat matalakay ang nobela ni Jose Rizal sa kursong Rizal, no? Mailahad ang konteksto ng dalawang nobela ni Rizal sa panahong naisulat ito. Pangatlo, maiugnay ang mga piling kabanata sa nobela bilang kasaysayan ng kanyang buhay na mayroong saysay. Yung lahat naman ng kabanata ng Noli at El Fili, talagang may kinalaman sa buhay ni Rizal, no? Hindi man direkta sa kanya, malamang yung nakasalamuhan niya o yung talagang pangyayari sa panahon niya noong 19th century, no? Kaya piling kabanata lang kasi syempre, yung ibang kabanata ay ibibigay ko na sa
na bilang responsibilidad sa mga susunod na araw sa mga guro at mag-aaral na balikan ang Noli at Elpili, basahin. Kaya magbibigay lang naman ako ng mga halimbawa. Masuri ang mga kaisipang nakapaloob sa dalawang nobela. Yan. Ang mga provision sa Batas Rizal, no? RA 1425 tungkol sa Noli at Elpili. Okay? Ang batas na ito ay na-approve noong June 12, 1956 sa Official Gazette, Volume 52, na number 6, page 2971. Yan, noong June 1956, no? Kaya ang June 12 pala ay maliban sa pag-celebrate natin ng Araw ng Kalayaan, dapat alalahanin din natin na itong June 12 ay siyang pag-approve ng Pangulong Magsaysay na ito ay maging tuluyang maging batas, no? Ito ang pangkabuuan, no, ng nilalaman ng batas. Kaya pag mababasa niyo yung mismong papel na pinirmahan ni Pangulong Magsaysay kasama ang puno ng Senado at Congress, nandoon yung mga ano nila, no, per section nakapaliwanag doon. Okay. Ito yung pangkabuuan, no? Act to include in the curricula of all public and private schools, colleges, and universities, courses of life, works, and writings of Jose Rizal, particularly his novels, Noli Me Tangre and El Filibusterismo, authorizing the printing and distribution thereof, and for other purposes. O, kita nyo, binigyan tuon talaga dito na sa public, pampubliko, pampribado, kolehiyo o universidad, dapat ay maisama sa kurikulum ng pagtuturo ng Rizal yung mga nobela ni Rizal at yung iba pang mga akda niya, no? Pero particular talaga sa Noli and Elpili kasi nga ito yung dito natin higit na nakikilala si Rizal, eh. Maraming akda si Rizal, no? Sa Ating Kababata, yung kanyang Tatlong Sanaysay na Mahalaga, yung Katamaran ng Mga Pilipino, ang Pilipinas sa Loob ng 100 Taon, Mga Kababaihang Taga-Malolos, yung iba hindi ano batid yan, no? Pero ang Noli at Elpili mas kilala natin dito higit si Rizal, no? Pero ang kaya nakakalungkot, kilala natin si Rizal sa Noli at Elpili niya, pero marami pa rin hindi nakakabasa ng buo sa Noli Me Tangre at El Filibusterismo. Madalas ang binabasa na ng buod, wala masamang basahin ng buod, pero kasi sa bawat kabanata kasi doon natin maiisa-isa mababasa yung mga iba't ibang kaisipan ni Rizal, no? Okay, magamat maraming version o translation ng nobela ni Rizal, no? Ang mahalaga doon ay naiunawaan natin, no? Yung Noli and Elpili, no? Mamaya magbibigay ako ng suggestion na ito yung version na sana ay mabasa ninyo, no? Kasi kumbaga ay ito yung direct translation mula sa Spanish patungo sa Filipino, no? Next. Ayan. Yung mismong ano, no, specific na batas kung saan is nasabi na dapat ituro ang subject na o yung Noli and Elpili ni Rizal. Dito sa section 1, oh, courses on the life works and writings of Jose Rizal, yan, particularly his novel, yan kasama sa ano pag naisasama sa curriculum ng mga paaralan, no? Kaya nung elementary ta nung high school tayo, no? Third year tayo, Noli, fourth year Elpili, di ba? Ganon ang ano. Pagdating ng kolehiyo, yan, yung buong buhay na ni Rizal, yung iba pa niya pang akda. Okay? Kaya nakalagay pa dito, no? Kailangan i-provide sa kurso yung original or unexpurgated edition of the Noli Me Tangre and El Filibusterismo or their English translation shall be used as basic text. Siyempre yung naisa batas ito noon, no? Mas marami kasing translation nasa English, no? Pero malinaw dito, no, yung sinasabi unexpurgated edition ay ibig sabihin kung may ibang edition na pwedeng gamitin, gamitin. Filipino man ito o may translation sa ibang mga wika sa
Pilipinas, no? Okay, ganun naman ang batas, no? Pag gumawa sila ng batas, kung magkaroon man ng pagbabago in future, no, nandoon nakapaloob doon yung terms na ginagamit nila, no? Okay, isa pa sa nilalaman ng section 1 na ito, no? Yung Board of National Education ay sila ang magsasagawa o mag-implement ng mga provision na kung saan susundin ng section 1 na ito na ano, no, na magbigay ng mga regulations paano ituro ang NOLE and ELFILE, no? Kumbaga binigay sa kanila yung responsibilidad na dapat ay magkaroon naman ng provision ang Board of National Education, kasi nga alam naman natin ang NOLE and ELFILE kahit papaano ay may pagtalakay si Rizal dito tungkol sa religion, no? Kaya kumbaga para hindi daw ma-prejudice yung usaping pangrelihiyon, no, merong rules na binigay ang Board of National Education dito, no? Okay, kaya sabi dito, the board shall promulgate rules and regulation providing for the exemption of the students for reasons of religious belief stated in a sworn written statement from the requirement of the provision contained in the second part of this first paragraph of this section, but not from taking the course provided for in the first part of the said paragraph. Yan, kita nyo, no? Siguro yung ibang mga guro batid na kaya siguro yung paraan ng pagtuturo nila sa NOLE and ELFILE ay kailangan ilimit din, no, na para hindi nga naman prejudice yung religious belief ng mga student natin. Pero malinaw dito, ite-take pa rin ang subject na Rizal, no? Kumbaga, malaya ang guro paano ituturo yung mga institution natin, lalo kung ito ay sectarian, ay may kalayaan sila paano dapat ituro ang NOLE and ELFILE ni Rizal. Kaya nagkaroon ng mga pagpiprint ng mga iba't ibang version ng NOLE and ELFILE na may sinasabi pinagaan, mas ginawang specific yung translation na mas maunawaan ng mga mag-aaral. Kasi kung pagbabatayan natin yung sinulat ni Patricio Mariano noong 19 translation ni Patricio Mariano, pag binasa kasi yun, Tagalog, ano pa yan, dekada 40, 50, no? Na kung saan sa kasalukuyan, eh, hindi na maintindihan yung iba. Kaya kailangan muli ng panibagong translation, no? Kaya nagkakaroon, makikita tayo ng iba't ibang version ng NOLE Mitangre at El Filibusterismo. Yan. Sa section 2, yan, it shall be obligatory in all schools, colleges, and universities to keep in their libraries, yan, on adequate numbers of copies of the original and expurgated editions of the NOLE Mitangre and El Filibusterismo, as well as of Rizal's other works and biography. O, di ba? Ibig sabihin, dapat makita ang mga kopya ng NOLE and ELFILE, anumang version ito, sa ating mga library. Dapat may mga sapat na kopya dito, no? Okay, kaya dapat kasama sa list of approved books na maging required reading sa pampubliko at pampribadong eskwelahan, kolehiyo at universidad. Yan, na, yan, malinaw sa atin yan, no? Kaya dapat sa mga eskwelahan talaga, no, may mga sapat na kopya pala dapat ang ating mga library na mga akda ni Rizal, no? Okay, next. Yan. Yan, section 3, yan. The Board of National Education shall cause the translation of NOLE and ELFILE. O, kita, di ba kailangan is magkaroon pa ng mga pagsasalin dito, no? As well as other writings of Jose Rizal into English, Tagalog, and the principal Philippine dialects. O, hanggat maaari, pati sa mga ano natin, no, mga weak regional language natin, dapat meron din palang translation ito, no? Nasa printed chip man ito, popular edition, and cost them to be distributed. Yan. Ito, free of charge. Yan, free of charge pa. Because libre pala dapat ito, no, na ipamahagi to person desiring to read them. Yung mga,
through the Purok organization and barrio councils throughout the country. Okay po nyo, pati sa mga Purok pala natin at barrio, no? Dapat ay yung mga may kagustuhan magbasa ng mga akda ni Rizal ay libreng maibahagi ng mga Purok organization and barrio councils sa ating bansa, no? Okay, section 4, yan. Ito ang mahalaga, no? Kasi sa pagtalakay ng Nolimi Tangre at El Filibusterismo ni Rizal, hindi nga talaga maiwasan na talagang yung Noli and El Fili ay may pagtalakay sa pangyayari sa naginawa ng mga praile noong panahong ni Rizal, no? Na ma-involve talaga ang religion, no? Kaya sabi dito, nothing in this act shall be construed as amendment or repelling Section 927 of Administrative Code prohibiting the discussion of religious doctrines by public school teachers and other person engaged in any public school. Ayan. Kaya bagaman natatalakay, nababanggit sa mga nobela ni Rizal yung tungkol sa ginawa ng mga praile noong unang panahon, hindi dapat matalakay dito ang ibang doktrina ng pangrelihiyon pag ikaw ay nagtuturo sa pampublikong paaralan, no, at unibersidad, no? Kaya dapat ay maging sensitive tayo. Okay, maging sensitive tayo sa pagtuturo rin ng Noli and El Fili na hindi mapre-prejudice ang mga religious belief ng ating mga mag-aaral, no? Okay. Tandaan na yung batas Rizal bago yan na-approve, talagang napaka-controversial niyan, no? Dahil maraming naglabi diyan para hindi maisabatas, no? Pero sa kabuuan, nabot na isabatas pa rin ito dahil siyempre nagkaroon ng tinatawag na pag-uusap, pagpapatamang pagpapaliwanag na pinaliwanag ng isang paring Hiswita na yung pangyayari daw sa Noli Mitangre at El Filibusterismo ni Rizal ay hindi na kabuuang paglalarawan sa kasalukuyang panahon, no? Kaya yun isa sa mga naging paliwanag. Okay. Ayan, punta na tayo sa pagkakaiba muna at pagkakatulad ng Noli Mitangre at El Filibusterismo, no? Ang Noli ay inialay o inihandog niya sa inang bayan o sa ating bansa. Ang El Fili naman ay sa tatlong paring martir o yung tinatawag nating kilalang gumbursa, no? Si Gomez, Burgos, Zamora, no? Na binitay, no, sa Bagong Bayan noong 1872, no? Ang Noli ay nobelang panlipunan, yan, tinatalakay ng nobela ang pamumuhay, pag-uugali natin, mga sakit ng mga mamamayan noon, no? Okay, kaya ibig sabi, kaya inialin tulad ni Rizal ang Noli Mitangre, ay yung sakit na tinutukoy niya rito, yung cancer, no? Cancer ng lipunan. Na kung saan ang Noli ay pagtalakay sa mga sakit natin sa kaugalian, kultura, bisyo, yung maling pananampalataya, maling pagtukoy sa makalumang pagkaisipan na minsan ito ang dahilan kung bakit tayo ay naghihirap, no? Ba nilarawan dito yan ni Rizal sa Noli Mitangre, no? Kasi ang Noli Mitangre ay halaw sa Ebanghelyo ni San Lucas, no? Na kung saan binanggit doon ni Jesus na huwag mo akong hawakan, no? Dahil hindi pa ako nakakarating sa, no, sa aking ama, no? Okay, kumbaga kay Rizal dito, no, ginamit niya yung term na salingin, no? Mas masakit 'yon sa term, kumbaga malalim na term kaysa sa hawakan, no? Kundi salingin, yung sabihin pag nasanggi, no? Nakapag nasanggi, masakit, no? Ganon, no? Ganon ang cancer, no, ng nasakit. Noong panahon na 'yon ay hindi, walang lunas, no? Ang cancer kasi ay unti o hindi alam na nasa sistema na 'to ng katawan ng tao na hindi niya alam na may sakit na siya, pero unti-unti niya 'to mararamdaman pag malala na. Ganun din sa kaugalian ng mga mamamayan noon, no? Na hindi niya alam na yung kanyang pinapractice na kaugalian, bisyo, ay
isa na palang lumalalang sakit na kapag hindi nagamot ay hindi na ito basta malulunasan, no? Okay, kaya tinuring ni Rizal na siya ay ano, no, na ito ang magiging gamot, no? Kaya sinabi niya dun sa sulat niya kay Resurrection Hidalgo, no, na gusto niyang tularan yung ginagawa ng mga sinaunang tao na kapag may sakit yung tao ay tinatambad sa templo dalanginan upang kapag sino man makita na mga tao ay ipanalangin ito na siya'y gumaling. Ganun din ang Noli and Elfili, no, na kapag nabasa natin ito at nakita natin yung ating mga sarili dito, gagamutin natin. Tayo na mismo ang gagawa ng antidote, no? Tandaan si Rizal doktor, kaya ang pilosopiya ng kanyang pagsulat dito ay tila isa siyang manggagamot, no? Okay? Ang Elfili naman ay nobelang pampolitika na pumapaksa sa pamamahala ng Espanyol, gobyerno at ng simbahan, no? Ayan. Yan yung ang Noli ay nagtapos sa buwan ng Disyembre. Ang Elfili naman ay dito nagsisimula, no? Kung mababasa niyo ang Noli Mitangre, nagtapos 'yon doon sa Pasko, no? Na napakalungkot na Pasko lalo na kay Basilio na namatay ang kanyang ina sa Kapaskuhan 'yon na habang nagdiriwang ang karamihan, siya naman ay nagluluksa, no? Ano niyo yung 'yun yung nakakaano, no? Nakakaiyak doon, no? Na magkikita na sila ng kanilang ina, ba reunion na 'yon, no? At kung kailan biglang bumalik ang katinuan ni Sisa, saka na siya naman na namatay, no? Kita niyo yung ironic, kaya si Rizal ang galing sa magaling sa ganyan, no? Sa paglalarawan ng ironya, no? Yung kabalintunaan. Para sa Elfili din, no? Nung mayroon doon tagpo nung si Kabesang Tales o si Matanglawin nung siya'y umanib sa mga tulisan, no? Tapos si Carolino na kanyang anak, no? Nagkaroon ng engkwentro ang mga Guardia Civil at yung tulisan, no? Nasa panig ng Guardia Civil yung anak na si Carolino at si yung tatay si Kabesang Tales, nagkabarilan sila doon, no? Nung nabaril niya yung nandoon sa bundok, no? Nakapagkita niya, no? Tatay niya pala yun. Yung nabaril niya, no? Kita niyo yung ganung nakakalungkot na ano, no, na tagpo, no? Kaya laging ano, no, ironic, mahilig magbigay ng ganoong ironic si Rizal. Kung babasahin niyo ang akda bilang isang panitikan, no? Okay. Ang unang kabanata ng dalawang nobela ay nilalarawan ang Pilipinas, no? O yung chapter 1, yung ang salo-salon kay sa Noli Mitangre, kung saan nagbigay ng piging si Kapitan Tiago kay Ibarra sa pagdating niya, ay larawan ang tahanan ni Kapitan Tiago na bukas sa lahat, no? Na kung saan nagpapakilala na likas sa mga Pilipino ang pagkamatanggapin o hospitality natin, no? Ganun ang Pilipinas, no? Bukas sa gustong pumasok mga dayuhan, mga hindi kilalang tao, ganun, no? Kaya sa yung yan yung isa sa sinasabi ni Rizal na ugali natin na inilalantad niya, no? Na masyado tayong bukas sa ibang tao, kahit sino pwedeng pumasok, 'di ba? Ganun tayo, no, sa mga tahanan natin, no? Na pag may bisita, sige, okay, pasok, kahit hindi kilala, pag lalo na kung may handaan, no? Kasi bakit ganito ang tahanan ni Kapitan Tiago, bukas sa lahat, no? Kahit walang invitation, pumapasok yung mga gatecrasher, yung mga makikikain lang, di ba? Kasi ito yung konsepto ng piyesta syndrome natin, no? Na kung sa piyesta, hindi man talaga kailangan ng invitation dyan, di ba? Na kahit sino, basta pumunta ka doon, ay pag nakita ka, sige, kain ka, no? Yun naman yung, kaya ganun tayo mga Pilipino, no? Yung na dahil sa pagkamatanggapin natin, yun ang isa sa magiging dahilan ng ibang mga nagpapasalo-salo o nagbumubo ng salo-salo na hindi na makontrol yung mga bisita
kaya ubos biyaya rin sila sa paggasta ng kanilang iahanda para mabigay lang sa mga panauhin, no? Kaya nga ang lunas dito ni Rizal, no? Kumbaga nagbigay siya ng lunas dito eh. Kumbaga yun ay isang sakit eh para kay Rizal, no? Ang lunas ni Rizal dito ay sabay ngayon ginagawa naman na yung meron ng invitation letter sa mga dadalo, no? Kaya nga lang ang naging disadvantage din yung mga inimbitahan, yung iba di rin naman nakaka-attend bigla, no? Kaya minsan nadidismaya yung ibang nag-invite kasi marami silang kinonsider na bakit ito ang pinili tapos yung iba hindi naman pinili na imbitahan. Ang Elpili naman ay nilarawan ni Rizal sa yung kabanatawan sa Baportabo, no? Yung Baportabo ay isang Pilipinas, no? Okay, dito tinalakay ni Rizal yung bahagi ng Baportabo, no? Okay. Kaya 'yun yung pinakaiba nila sa pagdating sa pagkakaiba, no? Pagkakaiba at pagkakapareho. Yan. Sabi ni Rizal, bagaman bukas ang Pilipinas sa lahat, subalit mayroong pauyam na tugon si Rizal dito. Ang mga Pilipino ay maramot sa dalawang bagay. Yan. Katulad dito ni Kapitan Tiago. Kasi si Kapitan Tiago, huwag mo siyang kakausapin na tungkol sa negosyo at mga makabagong kaisipan. Gusto ko lang ay magsaya tayo. Yan, no? Okay. Yan, yung una sa negosyo, no? Walang kahilig daw kasi ang mga Pilipinas na magnegosyo. No, kaya karamihan mga dayuhan ang ating mga negosyante sa Pilipinas. Kung may mga Pilipino, ito yung mga ano na, no? Mga pinamanahan na ng kanilang mga descendant, no? Okay. At pangalawa, sa pagbasok ng mga makabagong kaisipan, lalo na kumpara sa ikabubuti ng marami, no? Okay, yan yung mga makabagong kaisipan. Okay. Ang Elpili, ganito nilarawan ni Rizal, no? Pinagambing ni Rizal sa ang Baportabo at ang pamahalaan sa limang nitong anyo, no? Una, mayroon dalawang lugar ang Bapor, no? Yung ilalim na kubyerta at iba at itaas na kubyerta, no? Sa itaas yung mga mayayaman at yung ilalim ay sa mga mahihirap, no? Pagpapakita ng estado ng buhay ng tao. Pangalawa, yung mabagal na pag-andar ng Bapor na sumisimbolo sa mabagal na pag-unlad ng Pilipinas noong panahon na yon. Pangatlo, yung pagkakapintura ng kulay puti, yung pagiging mapagpanggap, no? Ibig sabihin, sa likod ng pinturang puti nito ay nandun ang kalawang o yung tinatagong dumi, no? Pang-apat, yung bilog na anyo ng Bapor o yung paikot-ikot lang, no? Na walang tiyak na plano ang mga namumuno noon, no? Panglima, yung paggamit ng makina at tikin. Dito tinatalakay yung paglalarawan na kung saan ang simbahan at ang gobyerno ay ano no iisa, no? Nakikialam ang simbahan sa government sa pamumuno nito, no? Kaya noon may tinatawag na Union of Church and State. Ang makina, ang gobyerno, ang tikin, ang simbahan, no? Alam niyo yung tikin, no? Para siya yung manobela, no? Kumbaga yung makina nagpapaandar, yung tikin naman saan ito patutungo, no? Saan, yun yung ibig sabihin. Okay? Mahalagang katanungang dapat masagot tungkol sa dalawang nobela ni Rizal, no? Ganito, no, kung isa ito sa mga binigay na suggestion sa pagtalakay ng Noli at Elpili ni Rizal, no? Bilang pangunahing pagtalakay ni Nicanor Chongson, no? Una, dapat alam niyo kung anong pangkultura ang kinabibilangan ng likhang sining. Siyempre, malinaw, nobela, no? Nobela yung likhang sining na sinulat ni Rizal, no? Siyempre, matatalakay niyo doon paano nasabing nobela, anong mga elemento ng nobela, etc., no? Paano siya naging malikhain? Ganun. Pangalawa, paano inilahad ang istoryang o pinararating, no? Oh, kasi Rizal kasi, no, ang paglalahad niya ng storya ng Noli at Elpili, talagang ano, no, halaw sa totoong buhay, no, ay magaling siya maglarawan ng mga ano, no, ng mga tauhan. Kaya lang damang-dama mo pati yung atmosphere ng nobela, no, parang may imagine niyo na nasa panahon ka ng 19th century, no. Pangatlo, sino nagpaparating o yung may akda, no?
mahalaga ang matalakay kung sino ang author ng isang akda, no? Hindi basta pagsagot lang ito, si Rizal. Oh, ngayon, sino si Rizal? Tandaan, si Rizal isang ilustrado, mayaman yan. Kaya bakit ganito ang kanyang paglalahad? Kaya talagang maisusulat niya ang Noli Mitangre sa nang maayos dahil una mayaman siya, yun lang iniisip niya na gawin, mag-aral, magsulat, magmasid, no? Yung pwede nating tingnan pag tinatalakay natin sino yung author, no? Pang-apat, yung saan at kailan nilikhang sining, no? Ito yung konteksto na bakit ganito ang pagkakasulat ng Noli and Elfili tungkol sa mga kaugalian ng mga Pilipino, praile, mga swardiya sibil. Kasi yung panahon ni Rizal, no, kung saan tayo ay nasa kanilang pamumuno, ay nakakaranas ang karamihan ng pang-aabuso mula sa mga may kapangyarihan, mga injustisya, hindi pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at mga Kastila, no? Kaya ganito ang mababasa niyo sa Noli and Elfili, no? Mapapalawak pa yan, depende sa pagtalakay ng guro, no? At batay sa kanyang kaalaman. At ito ang pinakamahalaga sa lahat, no? Para kanino ang likhang sining, no? Sino ang audience o target audience ba ni Rizal dito? Ang Noli and Elfili, ang target audience talaga ni Rizal na makabasa dyan, mga ilustrado talaga, mga nakapag-aral, mga mayayaman, hindi ang mga indio, no? Kasi bakit sila ang target audience ni Rizal? Kasi sila yung nakapag-aral, sila yung makakaunawa, sila yung magbibigay lunas kapag nabasa nila yung nilalaman ng Noli Mitangre at filibusterismo, no? Siyempre, pati yung mga nasa mga praile at mga nasa gobyerno noong panahon na yon, ito ay ang kanyang mga target audience para maiparating ang mga hinaing ng mga Pilipino. Ganito ang nangyayari sa kanila. Kaya ganun, no? Kaya ang Noli and Elfili, sinulat talaga yan ni Rizal para sa mga ilustrado, hindi para sa lahat ng Pilipino, no? Kaya tandaan natin yan, ha? Kasi may narinig ako noon o may nagsabi na bakit kasi sinulat ni Rizal sa Spanish ang Noli and Elfili? Kasi ito ang official language nung panahon na yon. Language ito ng mga edukado nung mga panahon na yan, no? At hindi lahat ng enjoy nakakapag-aral ng pamakaunawa ng Spanish, no? Dapat unang makabasa, syempre, yung mga nakapag-aral muna at sa kanila ibabahagi ito sa ibaba. Ganun ang pagtalakay niyan. Kaya yung issue tungkol kay Rizal dito na hindi daw siya makabayo, walang nasyonalismo kung dahil lang sa pagkakasulat niya ng mga akda niya na, lalo ng Noli at Elfili sa Spanish hindi yung pwedeng gawing basehan para sabihin hindi siya makabayan. Nung ibang konteksto nung panahon na yon sa konteksto natin ngayon, no? Kasi tayo may nakalagay na sa saligang batas natin na sa artikulo 14 section 6 to 7 sections, tama, no, na ang wikang pambansa natin ay Filipino. Noon Spanish talaga ang Tagalog, noon ay katuwang lamang na ginagamit sa komunikasyon. Kaya wag nating titignan yung konteksto ni Rizal sa konteksto natin ngayon, no? Tandaan na 1987 lang tayo nagkaroon ng wikang pambansang Filipino, F. Yung F, ha, no, 1959 Filipino yan, letter P. Yan. Noong 1935, noong panahon ni Quezon, Tagalog ang ating opisyal na lengguwahe. Kumbaga, nagkakaroon pa ng pagkukulong noon paano tayo magkakaroon ng wikang pambansa sa pamumuno ni Quezon. Kumbaga, dumaan muna ito sa mahabang evolusyon ng pagbabago ang ating wikang pambansa, no? Pero nung sa biyak na bato, no, nung nag-meeting na sila doon, Tagalog ang opisyal na lengguwahe ng mga revolusyonaryo. Kaya doon pa lang makikita na ang Tagalog ang magiging basehan ng ating wikang pambansa, no? Okay. Kaya 'yun, maliwanag sa atin 'yon na
ang Noli at Elfini hindi para sa lahat ng Pilipino, kundi sa mga ilustrado ito. Ngayon, paano naman nalaman ng mga Pilipino yung nilalaman ng Noli at Elfini kung hindi naman sila lahat nakakabasa? At tandaan, no, binaband ang Noli at Elfini sa Pilipinas. Kung may nakakapuslit man, ilan, no? Yung iba sinusunog. Diba? Nabasa yan ni Andres Bonifacio, siyempre, kasi dahil nag-self-study siya. Tapos, sinir niya, no? Kapag sinishare kasi na sinishare yung nilalaman nito, kumakalat yung nilalaman niya. Kaya nalaman ng buong Pilipinas ang nilalaman ng Noli at Elfili dahil sa oral, no? O yung pagkukwento ng ilan tungkol sa nilalaman nito. Yan. Ito, no? Ang pinakalaman talaga ng aking talakay, iugnay ko yung dalawang nobela ni Rizal bilang nakaugat sa kasaysayan ng buhay ni Rizal at sa atin, no? Kasi ang buhay ni Rizal ay buhay rin natin. May pagkakaparehas tayo sa kanya, no? Yan. Sa dalawang liham na ng sa kanyang kaibigan, kaya yung sa liham niya kay Hidalgo, si Resurrection Hidalgo ay isang pintor, no, na nanalo ng pangalawang gantimpala sa Espanya, no? At ang first prize diyan si Juan Luna, no? Okay. Ang mga bagay na isinalaysay ko ay pawang katotohanan at sadyang nangyari. Yan. Ang mga ito ay mapatitibayan ko. Ang aking aklat ay maaaring may kapintasang pampanitikan o pangsining. Ito'y di ko ikinakailang. Ngunit, ang hindi mapag-alinlangan sa akin ay ang makatarungan kong pagsasalaysay. Yan. Yan yung unang patunay na nakaugat ito sa katotohanan. No? Next, naglalaman ng aklat ng mga bagay na mapaghanggang ngayon ay walang sino mang mangahas na ungkatin. Ang mga bagay na lubhang maselan at hindi man lang mang makuhang banggitin ni Numan. No? Kumbaga, naniwala si Rizal ito, dito sa aklat na ito. Ako ang mangangahas na ungkatin o isalaysay ang hindi kayang isalaysay ng maraming individual. No? Yan. Sinabi niya pa dito, hinawi ko ang tabing upang ipakita ang nasa likod na makikinang at mapanlinlang na salita ng mga namumuno sa atin. Ipinakita ko sa ating mga kababayan ang ating kapintasan, ang ating bisyo, ang buong kasiyahan nating pagtanggap sa kahirapan ng ating bayan. Yan. Sunod, kung saan ay may kabutihan, ito'y aking pinahayag bilang pagbibigay kapurihan. Kung hindi ko man iniluha ang ating kasawian ay sapagat pinili kong ito'y tawanan na lamang sa dahilang walang nais dumamay sa kasawian ng ating bayan. Yan, ha? Yan yung sulat niya kay Hidalgo, no? Kay Blumentritt naman, yan, yan yung mga larawan nila. Ang mga sinalaysay kong aming mga pamahiin inintindi ng mga pinaintindi ng mga prale ay kalahati lamang ng aking maaring sabihin ukol dito, gayon din sa mga gwardiya sibil. Therefore, sa haba ng nobela na yan ni Rizal, ang Noli ay may 65 na kabanata at ang Elfili may 39 na kabanata. Ang kakapal noon, no? Bawat kabanata ay hindi pa daw halos na isa, nasabi ni Rizal. So, kalahati pa lang, 'di ba? Paano pa kaya kung ano niyo, no? Sinabi niya pa lahat 'yan. Therefore, sa kalahati lang 'yon, ibig sabihin nakaugat talaga ito sa katotohanan, no? Binanggit niya pa dito ni Rizal sa liham ni kay Blumentritt nung siya ay ginulpi ng mga gwardiya sibil nung siya ay dumaan, no? Kumbaga, isa 'yon sa mga nagtulak sa kanya para isalaysay yung pang-aabuso ng mga Kastila sa kanya sa mga Pilipino. Ilustrado na yan si Rizal, no? Mayaman na yan, pero hindi siya nakawala sa ganung hindi pagkakapantay-pantay, no? Sabi naman ni Rafael Palma sa kanyang Pride of the Malay Race, ang lubos na kahanghanga at kasiyasiya sa nobela ay ang paglalahad ng mga uri ng Pilipino na hinango sa totoong buhay. Yan. Diba? Ang dami ng patunay na talagang nakaugat to sa kasaysayan. Okay. Ito yung kasaysayan, no? Buti na lang nakita ko yung lecture ni Ma'am Awit, no? Na hinalaw sa UP Dictionary Filipino na makakatulong talaga bilang bahagi ng aking lektura ngayon, no? Okay, ito ay paglalahad ng tunay o kathang pangyayaring hinggil sa isang tao, bagay, pook, pangyayari, yan. Ibig sabihin, pag sinabing katha, ano yan eh, fiction, no? Pag sinabing fiction, katha, huwag natin ipagkamali, ay hindi totoong nangyari yan. Totoong nangyari yan. Kasi pag sinabing kathang isip, kathang buhay, ay sinasabing
halaw ito sa totoong buhay. Pag sinabi halaw sa totoong buhay, may pinagbatayan, no? Siyempre sa panitikan naman kasi pag ikay nagsusulat, talagang may iibahin ka talaga diyan na pagsasalaysay, pero nakaugat 'yun sa katotohanan. Iibahin mo 'yung konti 'yung ugali, 'yung lugar, no? Para ito ay magmukhang masining na paglalahad, no? Kaya kahit ang mga pelikula, mga palabas, huwag nating husgahan ito na ay pelikula lang 'yan eh. Siyempre pelikula pinaganda. Oo, pinaganda 'yon, pero nakaugat 'yun sa katotohanan. Kasi ang pelikula naman, mga palabas, mga yan, mga fiction na pelikula ay nakahalaw sa katotohanan 'yan. Siyempre ang pelikula may sinusunod na sining 'yan, arts, pati sa nobela at may kwento, may sinusunod na canon 'yan. Kaya bakit ganoon ang pagsasalaysay? Kaya kung medyo may pagka-romanticize sa pagsasalaysay, paraan na 'yon ng author, no? Siyempre, limbawa, doon sa Jose Rizal ni Cesar Montano, ganun ba talaga ang paraan ng mga sinabi ni Rizal? Hindi naman sakto yun, pero ganoon ang konteksto, no? Kaya huwag natin pagkakamali, no? O, siyempre, kasi ang goal naman doon, mailahad yung talagang pangyayari. Hindi naman yung sakto. O, limbawa, kay General Luna, ganun ba talaga yung in-assassinate siya na para siya si Iron Man, no? Na hindi mamatay-matay agad, no? Siyempre, ano na lang 'yon? Dagdag na lang 'yon ng author o ng director, pati yung parang mala-espolarium na hinila-hila sila General Luna doon, no? Para maiugnay doon sa espolarium ni Juan Luna, 'di ba? O para ano 'yon? Kasi pamantayang pangsining na kasi 'yon, no? Okay. O malinaw 'yan, ha? Next. Yan, salaysay, yan, may saysay. Kaya ang kasaysayan ay may saysay. Yan. Punta na tayo sa paghahalintulad ko, no? Yan. Mga makasaysayang batayan, mga saysay ng buhay ni Rizal mula sa mga nobela. Yan. Left side, yung Noli Mitangre, at left side, yung kanyang Talaarawan ni Rizal, no? Okay, yung Memorias de un Estudiante de Manila, mga alaala ng isang mag-aaral sa Maynila, no? Dito sa Kabanata 14, si Pilosopo Tasio o yung Baliw, yan, sabi ni Pilosopo Tasio dito, no, paano ipapaliwanag ang naganap noong dekada 70 ng o yung 1870 ng tamaan ng kidlat ang isang tore at wasakin ang altar at orasan. Dito ay pinagtatawanan ni Pilosopo Tasio ang mapamahiing kaugalian ng mga taong bayan upang puksain ang ganitong uri ng kalikasan. O yung kidlat, no? Yung mga Pilipino noon naniniwala na pwedeng puksain daw ang kidlat kasi alam niyo naman, no? Talaga nakakatakot naman talaga ang kidlat, no? Pero, no, pinaalala ni Pilosopo Tasio dito, paano niyo mawawasak 'yan? Itong noong 1870, may nawasak yung tore, nawasak yung altar at orasan, no? Paano niyo mapipigil 'yan? Kaya dito sa Talaarawan ni Rizal, no, na noong 1870, no, mababasa sa kanya na nasa Binyan Luguna si Rizal, ang karating bayan ng Kalamba, ang bayang sinilangan ng kanyang ama, no, naniraan si Rizal sa kanyang tiyahin habang nag-aaral ng Latin at nalilibang sa pagpipinta sa patnubay ng matandang pintor na nangangalang Juancho, no? Kaya dito na pinapaalalan dito yung pag-aaral ni Rizal doon sa kanyang mga tiyahin o yun, no, o tiyuhin, na kung saan noong 1870 may nangyaring ganyan, no, na pagkidlat, no. Kaya dito niya inaiaal, ano, sinasalaysay sa Noli Mitangre. Kaya hindi naman direktang sinabi, pero may pag, kung kasi pag nagsusulat tayo, no, meron tayo some sort na na idea na ipapasok at merong ano, no, gagawin na lang nating malikhain at isasalaysay natin ito gamit ang ibang buhay ng ibang tao, no? Yan. Sa Kabanata 21 naman si Sisa, no? Same pa rin ng ano ng Talaarawan. Yan. Dito yung alam niyo naman si Sisa, no? Dito yung sinalaysay ni Rizal ang malungkot na buhay ni Sisa, isang kaawa-awang inang nasiraan ng bait dahil sa hirap at tusang kanyang dinanas. Si Sisang di makatwirang binigyang sisi sa kasalanang binintang sa dalawang anak
ay dinakip na may kapangyarihan at sa gitna ng malaking kahihiyan at pag-aalikusta ng mga nag-uusyosong tao ay binilanggo ito. Yan, ganyan din ang nangyari sa nanay ni Rizal, no? Yung paghihirap ng kanyang ina noong taong 1872, alam na, yan, natalakay yan noong nakaraan tungkol kay Doña Lolay, no? Na napagbintangan sa isang krimen, no? Na hindi niya naman ginawa, no? Nung dinakip na mga gwardiya sibil ay pinaglakad ng kanyang ina mula Calamba hanggang Santa Cruz na may layo mahigit na 50 kilometro. Pagkatapos mahabang panahon sa kulungan ay pinalayari ng ina ni Rizal. Yan, ganyan-ganyan yung nangyari kay Sisa, no? Pinaglakad si Sisa, nakikita na maraming tao, ganun din si Doña Lolay sa mahabang ano na yung paglalakad na yan, inaalipusta, malamang si Doña Lolay inaalipusta noon na isang kriminal, no? Kaya kawawa dito si Doña Lolay, no? Kumbaga, yun ang naalala ni Rizal, yung kanyang ina, dito sa patauhan ni Sisa, no? Okay. Ayan. Sa kabanata 8 ng mga alaala at kabanata 52, pambayan at mga sariling kapanganan, no? Anong pangyayaring naganap sa kasaysayan ng Pilipinas, no? Yung pinagkapareho nito, yung pagkakabitay sa tatlong paring martir, no? Noong 1872 dahil sa pagkakadawit sa pag-aalsa sa Cavite, no? Yung naglilibot si Ibarra sa kainakaruahe sa lugar ng Maynila, nang madaan dito sa bawang bayan ay siya'y naglilay-lilay. Kaya bumabalik sa kanyang alaala ang mga matandang pari Pilipino na si Padre Mariano Gomez na binitay sa nasabing lugar, no? Kumbaga nasa isip talaga ni Rizal ito, no? Yung tung pag nakita niya ang bagong bayan, memorable sa kanya 'yon, no? Kaya naisusulat niya ito dito sa mga kanyang mga nobela, no? Yan. Pinagpayuhan si Kapitan Pinong dito sa kabanata 52 na kanyang may bahay na buguhin ng kaisipan nito tungkol sa politika at may pagkaibigan sa pamahalaan. Sabi ni Kapitan Pinong, tama at yan din ang ginawa ni Padre Burg. O, hindi niya na ituloy. Kasi pag mabanggit mo kasi ang pangalan nila Padre Burgos noon at pag may nakarinig, baka sila ang isunod sa bagong bayan. No? Kaya ito yung isang paalala na malaki ang ginampanan ng bumbursa sa kaisipan ni Rizal, no? Mababasa rin sa kabanata 16 ng Noli at 30 ng El Pili ang naganap noong 1872. Yan, pakitignan niyo rin 'yon, no? Okay. Ito naman, no, yung kabanata 54, walang lihim na di nabubunyag. Ano yung kasaysayan, ano yung pangyayari sa kasaysayan? Yung pagbubunyag ng isang babaeng katutubo kay Padre Salvi na mayroong magaganap na pag-aalsa. Kaya sa huli ay iniulat niya ito sa Alperes upang balaan ito at upang gumawa ito ng hakbang upang ito'y mapigilan. Ito yung ano, yung pagbubunyag sa katipunan, no? Yung merong nag-chuchu, no? Nagsumbong na isang katipunero sa kanyang ate dahil lang sa inggit, no? Kasi ano, no, dahil pakiramdam niya, no? Parang hindi pantay yung sweldo yata noon, no? Kaya nagsumbong sa ate na may ganitong nangyayari, ito namang ate niya mangumpisal ka padre ganito, yan Mariano Hill. Ayun na, yun na yung nangyari sa Katipunan, no? Nabunyag na. Kaya ganun din yung nangyari dito sa kabanata 54, no? Okay. Kaya sa kasaysayan natin talaga, no? Hindi nawala ang mga taksil, no, sa bayan. Ayan, si Cabezon Tales, kabanata 54, no? Ito yung pangangamkam ng mga praile sa bukid ni o lupang sinasakin ni Cabezon Tales ay kaparehas din ng pagkamkam ng mga lupain na matagal Calamba, kasama dito yung mga lupain ni Rizal dahil sa nagsimula ito doon sa petisyon ni Rizal laban sa mga Dominikano na alisin sa magbubukid ang mga magbubukid sa asyenda sa dahilang may pagkakautang sa buwis at ang pagtutol ng mga ito sa mataas ng pagpapataw ng buwis. Kaya ito ang dahilan kung bakit ipinag-utos na palisin ng pamilya ni Rizal sa kanilang sarili lupa, no? Kaya kung mapanood niyo yung si Rizal ni Cesar Montano, may ganoong version, no? May ganoong nilahad doon, no? Yung kinamkam, dumating mga gwardiya sibil, tinaalis yung pamilya ni Rizal sa Calamba, no?
Ayan, sa El Filibusterismo naman tayo, si Placido Penitente at yung Kabanata 13 ng klase sa pisika, no? Dito binigyan pansin ni Rizal ang isang tagpo sa klase sa pisika at mamag-aaral na si Placido Penitente na biktima ng pagmamalabis ng mga guro dahil dito ay iniwan niya ang kanyang pag-aaral. Si Placido Penitente, siya yung dapat tularan ng mamag-aaral natin, no? Na masipag mag-aral, pumapasok siya para matuto, hindi for the grades, no? Para pumasa lang, mag-attendance, etc. No? Kumbaga, naiinis siya sa mga estudyante o kapwa niya mag-aaral na kaya lang pumapasok para lang mag-attendance. Kasi ganun yung ginagawa ng mga kasamahan niyang estudyante na sila Tadeo, si Timoteo, si Pilaes, Juanito Pilaes, no? Na tuwang-tuwa kapag wala, pag ina-announce na walang klase. Pero si Placido Penitente, hindi ganun, no? Oh, kaya gusto niya pumasok para matuto, hindi lamang para magka-grades, no? Kaya umalis siya diyan. Kasi sa klase sa PCK, nakipag-discussion siya dito kay Padre Milon, no? Na klase na na professor sa physics, no? Dito makikita yung talino ng Placido Penitente, pero dito dahil sa syempre nananaig ang mga praile noon, may kapangyarihan i-drop na ito si Placido Penitente dahil nasusukol siya, no, ng matalinong si Placido Penitente. Kumbaga si Rizal ito, no. Yan yung karanasan niya sa UST, no. Dito yung matinding panunuyang pinakita ni Rizal ang kawalan niya ng kasiyahan sa pamamaraan ng pagtuturo sa Universidad sa Maynila. Yan, may pagkakatulad ito sa nobela nang mag-aral siya sa Universidad ng Santo Tomas. At ito ang nagbunsod sa kanya na magtungo sa Madrid upang doon na lamang magpatuloy, no? Pag napanood niyo yung kay Cesar Montano, nakita niyo doon yung yung pagsagot niya sa isang praile o sa isang professor niya na nung nilalait yung kanyang mga kababayan na kung saan mas superior daw sila mga Kastila na matatangkad kaysa sa mga maliliit na Indio, no? Sinagot naman yun ni Rizal na kung superior daw ang mga matatangkad, no, bakit daw natatalo naman ng mga maliliit yung mga matatangkad, 'di ba? Mga ganoon na Kastila. Yan. Kaya galit na galit yung professor niya, ayun, dinrap siya tuloy ni kaya tumigil si Rizal sa US. Kaya nga kutusin, isa yung sa fake news na na si Rizal ay bumagsak sa UST. Hindi siya bumagsak, no, ibinagsak siya, no, dahil sa kanyang pagbangga sa pader. No. Okay, kaya lumipat siya ng Madrid. Eh Madrid na 'yan, syempre. So ano pang kalidad, syempre Madrid na nung panahon na 'yon sa Universidad de Madrid. Doon niya pinagpatuloy yung kanyang medisina. Yan. So paano? Punta naman tayo sa mga makasaysayang bataya, makatotohanan ng tauhan lugar sa mga nobela ni Rizal. Yan, no? Si Maria Clara at si Leonor Rivera, no? Yan. Yan yung imahe ni Maria Clara, yung kanyang kasintahang si Leonor Rivera, no? Okay. Inilarawan ni Rizal hindi ang katangiang physical ni Leonor, kundi ang katangiang pandamdamin at spiritual, kasama ang kanyang buhay bilang umiibig at nadama ang katotohanan ng paghihiwalay na magsing-irog tulad na nangyari kina Maria Clara at Ibarra, no? Ang paglalarawan ni Rizal kay Maria Clara sa wangis ni Leonor Rivera ay yung kanyang katangiang pandamdamin espiritual, hindi yung physical, no, na isang mangingibig, no, na talagang kuba true love talaga to ni Leonor si Rizal, no. Alam niyo naman ano nangyari, no, na ipinakasal si Leonor Rivera sa isang Ingles na si Henry Charles Keeping, no, kahit hindi niya man ito kagustuhan. Kasi yung pangyayari na hinahadlangan yung kanilang pag-iibigan ni Leonor at Rizal, ganun din kay Maria Clara at kay Ibarra ni Padre Damaso, no? Kasi nga si naging erehe at filibustero si Ibarra, gayon din doon sa pagkakilala ng pamilya ni Rizal o nung nanay-tatay ni Rizal kay nanay-tatay ni Leonor kay Rizal, no? Na kasi nga baka madamay sila sa ginagawa ni Rizal na kasi nga excommunicado na si Rizal noon, no? Yan ang pagpaparusa ni Padre Salvi kay Crispin. Yan. Dito niliwanag ni Jose Alejandrino. Si Jose Alejandrino, ito yung isa sa mga kanang kamay ni General Luna
no, yung isang general doon, no, na sa kanyang sanaysay na ilang lihim hinggil sa noli, yan, intimidades del noli il fidi. Aling tulad nito ang nang nangyari sa parang Agustino na si Padre Pernabieha kay Padre Salvi. Ito ay nagdulot ng iskandalo ang labis nitong pagmamalabis, kaya siya ay inalis at ipinatapon sa Cavite at ito ay kinulong. Ayon pa kay Alejandrino, nakita ito ng kanyang kapatid, subalit hindi na ito mapagmalabis at malupit na pari, kundi isang maamong kordero. At least dito sa totoong buhay ni Rizal, no, nagbago naman yung pari na modelo na kung saan iba doon sa Noli Mitangre, no, si Padre Salvi talagang ano na talaga, no, talagang naging masama talaga ang paglalarawan ni Rizal dito, para kasi siyempre layunin ni Rizal para ilantad yung ginagawang pagmamalupit ng mga praile, no, sa mga maliliit na tao. Yan, ito pa si Johnia Teodora na tinamaan din sa nobela, yan. Sabi nga ni Doña Teodora, anak, kahit ako hindi mo pinatawad sa iyong aklat. Yan, sabi niya yan, no? Nang tanungin ni Alejandrino si Rizal ukol sa sinabi ng ina, eh, hindi ito sumagot. Yan. Siguro, sinanong ni Alejandrino, o totoo ba yung sinabi ng nanay niya, mo? O, pakiramdam niya, tinamaan daw siya. Yan. Kaya yon, no? Kaya si Doña Teodora kasama rin na sa naging ano, no, modelo ni Rizal sa Noli, no? Okay, ano 'yon, yung mang ano, yung tagpo sa simbahan, no, yung doon sa sermon na kung saan meron dong dinala na yung isang ali na anak, yung iyak ng iyak, no, kinurot niya, tinakot niya, sige mapupunta ka sa impyerno pag hindi ka tumigil, ganong-ganon. Malapit kay malamang si Rizal siguro 'yun na kinurot-kurot, no? Okay, walang patunay pero ganoon eh, no. Okay. Ayon kay Saide sa kanyang sinulat tungkol kay Rizal na si Kapitan Tiago ay si Kapitan Hilario Sunico ng San Nicolas. Si Crispin at Basilio ay ang magkapatid na Crisostomo ng Hagonoy. Si Doña Victorina ay si Agustina Medel. Yan. Ayon kay Rizal na magbalik ito sa Pilipinas, si Agustina Medel ay nakipagkita ito sa kanya at tinanong kung siya ang tinutukoy sa nobela. Yan. Sinagot niya naman na, Ginang, pinilit kong maging tapat na salamin ng aking aklat. At kung nakita ninyo dito ang inyong sarili, ay kinalulungkot ko bagaman hindi ko kasalanan ito. Yan, di ba? Ang ganda ng pagkakasagot dito ni Rizal. O alam niyo na kung may pinatatamaan kayo sa Facebook at nag-comment sa inyo, o ito, pwede na tong hiramin yung sinabi ni Rizal, no? O sabihin niyo, naging tapat lang kayo ng pagsasalaysay kung nakita niyo yung sarili niyo rito, na nalulungkot ako bagaman hindi ko ito kasalanan, kung tinamaan kayo, no? Ganun 'yan, alam niyo na, no? May shout out na kayo mamaya sa FB, no? Okay, o sa Twitter. No? Pero wag na, baka dumuging kayo ng mga basher at mga trolls. Yan. Ito pa. Ayon kay Jose Alendrino, sa paglalarawan sa tahanan ni Kapitan Tiago, kung saan nagaganap ang unang kabanatang ng Noli, sa kali anluwage at pag-aari ng isang ginoong Balbino Mauricio, sang-ayon kay Rizal, ito marahil ang bahay na may bilang 175 sa Kalye Juan Luna. Yan. Yan yung ano, no? Kasi yung pagkakasalaysay ni Rizal dito sa bahay ni Kapitan Tiago, binanggit niya doon na hindi niya tiyak yung number ng bahay, no? Ibig sabihin, nasa isip ni Rizal, alam ko yung bahay na yun, hindi ko lang alam yung number, no? Yun. Kaya nung ni-research nila Jose Alendrino, ito yun, no? Kay ginoong Balbino Mauricio ito, no? Okay. Mula naman sa Kabanata 4 at 5 ng Noli, tumuloy si Ibarra sa Fonda de Lala na magaling ito sa tahanan ni Kapitan Tiago. Ito yung mga hotel, no, no? Yung mga motor hotel ng mga panahon na yan. Ayon kay Alejandrino, kung hindi ako nagkakamali, ang Fonda de Lala na tinuluyan ni Ibarra ang siyang kinatitirikan ng gusali ng pamilya Yangpo, no? Okay. Makikita rin sa Kabanata 4 ng Noli ang pangalan ng dalawang kalye, ang Sacristia at ang San Jacinto, na kilala ngayon sa pangalang Ong Pin at Tomas Pinpin, ayon sa itinala ng patnugot ng nobela ni Rizal. Yan. Ano yan, no? Yan. Iba pa mga kabanata sa dalawang nobela ni Rizal, no? Na dapat basahin. Ito ay mga ano, rekomendasyon at konklusyon na, no? Ito yung mga paborito kong kaisipan ni Rizal na i-share sa inyo, no? Maraming magaganda kaisipan si Rizal na pwedeng ilahad kasi kukulangin na tayo ng oras.
pero ito yung pinaka gustong-gusto kong mga tagpo sa Noli at El Pili na pwedeng ibahagi, isabuhay, no, maging tulay sa pagbabago ng kaisipan, no? Yan yung kabanata 19, mga kapalaran ng isang guro. Sabi ng isang guro dito, no, kasi si yung guro dito na kausap ni Ibarra ay naglalabas ng sama ng loob dahil hindi siya makapagturo daw ng maayos dahil sa gusto ni Padre Damaso, paluin daw yung mga bata para matuto. Eh ayaw niyang ganun, no. Kaya madalas pagalitan si yung guro dito ni Padre Damaso sa harap mismo ng mga estudyante niya, no? Kumbaga ito ay paalala sa atin, no, na mga superior o yung mga namumuno sa ating mga kaguruan, no, na huwag gagawin na pagalitan ang mga guro sa harap ng mga mag-aaral. Kaya sabi dito ng guro, no, hindi igagalang ng bata ang guro sa sandaling makita niyang hinahamak at hindi may paglaban ng kanyang karapatan. Upang pakinggan, upang hindi pag-alinlangan ng kanyang otoridad, kailangan ng guro ang karangalan, mabuting pangalan, patatagang moral at ilang kalayaan. Yan. Sana ay ano, no, talagang sa ngayon swak na swak pa yan, no, sa ating lipunan, no. Kabanata 15, sa bahay ng pilosopo. Dito yung humihingi si Ibarra ng payo kay Pilosopo Tasio. Tandaan, si Pilosopo Tasio ay tinuturing na baliw. Pero baliw siya sa pananaw ng mga tao dahil hindi maabot ang kaisipan nito. Isang matalino, no? Kaya kapag hindi mo kaabot talaga ang kaisipan ng isang tao, no? Tinuturing na lang ng baliw ito, no? Yan, sabi niya, unang payo ko sa inyo ay huwag akong sangguniin kailanman sapagkat may mga matinong tao na maaaring ituring din kayong baliw. Marami ang naniniwala na baliw ang taong kaiba sa kanila mag-isip. Yan. Naranasan niyo na ba 'yung bayan? Yan. Ito pa si Ginoong Pasta. Yan. Ito yung isa talaga sa mga ano, sakit ng lipunan natin, yung karakter ni Ginoong Pasta. Si Ginoong Pasta ay larawan ng isang taong makasarili. Walang malasakit sa iba at sa bayan. Siya ay may paninindigan. Subalit, ang pananaw niya, kailangan lahat muna ng iba ay maging makabayan bago siya makiisa. Yan, maraming ganyan, no? Yung mga may sariling laban, no? Okay. Sabi niya, kumbaga, sige, kayo muna. Yung mga ganun, no? Kayo muna, sige, susunod ako, no? Pero pag nandoon na, yan, todo tanggi na hindi siya kabilang dito, no? May mga ganoon, no? Pag maganda ang takbo ng bangka, nandoon. Pero pag wala, isa siya sa mga tumatalon, no? Para mga panukala, magaganda yan, no? Sa una, magandang panukala, maraming puna yung tusiman, no? Pero pag gumaganda na, nagpapatagumpayan na, saka naman nakikisaw-saw yung mga, ano, no? Mga taong unang pumupuna, no? Okay. Kaya ang sabi ko sa mga estudyante ko, no? Okay, kapag pinuna kayo ng isang tao, mga kaibigan niyo na hindi niyo magagawa yan, at ito'y napagtagumpayan ninyo, at kung sakaling sila'y makikisali na, no? Makikisali, ay pag-isipan niyo mabuti kung isasama niyo pala sila o hindi. Baka mamaya sa halip na makatulong ay hindi pala, no? Okay. Kabanata 27. Ito yung pinakahuli ko, no? Praile at estudyante. Ito yung usapan ni Isagani at ng isang praile, no? Nagdebate sila dito, no? Okay. Pero yun, basahin niyo yung tagpo na yun. Saka yung kay Ginoong Pasta, no? Na dito makikita yung kaisipan ni Isagani na talagang grabe yung kanilang punggalian dito, no? Okay, yan, ito yung gustong-gusto ko na ano, no, na kaisipan para sa mga estudyante, no? Ang karunungan ay hindi pinagkakaloob kundi sa makarapat dapat lamang, no? Na kasunod nito, nasasagot diyan, ang karunungan ay para sa lahat, nakakamit lamang ito ng mga may tibay ng loob. Ibig sabihin, kung gusto niyo matuto, mag-aral tayo mabuti, magtiyaga, no? Kung may dapat may tibay kayo ng kalooban. Hindi pinagkakaloob ang karunungan sa mga mamamayasamang budhi, yan. Ayan, no? Paalala sa ating ito doon sa ating mga mag-aaral na magsipag tayo,
maging matyaga tayo sa ating pag-aaral, anuman ang ating paghihirap na nararanasan. Marami pa yan, no? Ito lamang yung mga pinili ko. Tandaan, si Ibarra, si Pilosopo Tash, si Elias, si Simon, yan yung mga kaisipan ni Rizal, no? No, si Ibarra ay maganda ang layunin niya, naniniwala pa siya na madadaan ang pagbabago sa bansa sa pamamaraan ng reforma, mga petisyon. Pero yung kabilang side ni Rizal, na minsan inisip niya na rin na hindi na sapat ang mga petisyon, reforma, kaya kailangan na mag-alsa, no? Yun yung kabilang side ni Rizal, naisip niya yun. Pero sa bandang dulo ng El Fili, no, binigyan niya rin ito ng paliwanag na ang anumang plano na makasarili ay hindi magtatagumpay. Kasi si Simon ay makasarili lang kanya yung kanya layunin. Kaya binigo niya dito si Simon na magtagumpay, na sumabog yung lampara. Kasi ang goal kasi ni Simon, lumaganap ang kasamaan. Kasi paghihiganti lang kasi yung kanyang goal. Hindi pang bansa. Kasi kapag pagpansariling laban lang ang iyong layunin, hindi talaga magtatagumpay yan. Bibiguin ka talaga. Pero pangbayan, pangbansa, pangkalahatan, ang layunin mo, ito ay magtatagumpay. Lalo na kung mabuti ang iyong layunin. At nakabatay sa aral ng Diyos. No? Kasi binanggit sa dulo ng El Fili, si Padre Florentino kasi yung nangangaral kay Simon dito bago siya mamatay, na mabait ang Diyos, hindi ginusto ng Diyos na ikaw ay mapahamak, ganyan. Kaya binigo yung iyong mga layunin dahil pansarili lang yung ginawa mo. No? Ganon. Basahin niyo yung bandang dulo ng El Fili na yun. Ang ganda, no? Ng usapan dyan. Kung kaya mababasa lang ng marami, talagang ang sayang magbasa ng Noli at El Fili. Gano'n man ito kahaba. No? Ayan, ito yung aking mga sangguni ang binasa, kung saan sa akin na aking tinalakay ngayon, no? Yan. Hindi ko na sinulat yung mismong letra, pinicturean ko na lang, no? Kasi ang dami ka kasi, no? Yan. Maraming salamat at magandang umaga. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Maraming salamat, Sir Arvy, at tunay nga, no? Ito ay may babahagi natin yung totoong katuturan ng pagbasa ng Noli at El Fili, lalo na sa kanayunan, ay magiging lifetime ito, no? Hindi yung panggrado, kundi kumbaga ay lifelong learning ang mga naibigay sa atin ni Dr. Jose Rizal. Maraming salamat sa pagising sa aming diwa at saka sa panibagong kaisipan, Sir. At ngayon naman ay dadako na po tayo sa ating sunod na tagapagsalita. Isa rin po siyang full-time instructor sa MPC na kung saan 20 taon na siyang nagtuturo sa disiplina ng wika at panitikan, at ngayon ay nagawin na sa larangan ng social science. Napunta na rin po sa amin, particular sa pagtuturo ng subject na Rizal, na labis niyang naibigan, ika niya. Hindi naman daw niya nalimutan ang wika, particular na ang wikang Filipino. Dahil nagagamit pa rin naman niya ito sa kanyang pagtuturo. Hindi masasabi nagtakpil siya sa wika, mahal niya ang wika. Nagtapos siya ng Bachelor of Secondary Education sa MPC na dating MIST noong siya ay nasa kolehiyo. Tinapos niya ang kanyang master sa PUP at ngayon ay naglilingkod na nga po sa ating paaralan. Okay, may isang anak na pinapangarap din niya na maging isang Jose Rizal, isang mapagmahal na anak, may takot sa Diyos, mahal ang edukasyon, pamilya at bayan. Atin pong salubungin ng ating malawak na ngiti, Ma'am Jocelyn F. Casio. Ma'am? Magandang umaga po sa ating lahat. Sir, kay Dr. Loreto Santos po, sa ating chapter commander. Ma'am Reyes Zuniga, I miss you po. Salamat po sa pag-introduce sa akin pong mga kasamahan na nandito ngayon. Okay, bawasan ko na lang po yung pagbate para makarami po tayo ngayon ng discussion. Okay?
Maraming salamat Sir RV sa ang daming mga information. Parang gusto ko uling basahin uli yung Noli Fili. Okay, kasi medyo matagal na talaga, pero isa sa mga talagang pagkakagandang mga akda ipinagmamalaki, obra maestra ng mga ng isa sa ating mga bayani. Okay? So, ngayon yung tatalakayin ko po. Okay, magsisimula po muna ako sa aking layunin. Salamat po Sir Jomel sa pag-assist po sa aking PowerPoint. Medyo naglalag po kasi pag pinagsasabay ko. Okay, mahina po yung connectivity dito sa bahay. Okay. So, na-discuss na po kanina ni Sir Arby yung RA Law po, yung layunin o yung dahilan kung bakit tayo ngayon nag-aaral. May mga estudyante na nagtataka ang tagal-tagal na bakit inaaral pa raw ang Jose Rizal. Na-discuss na po ni Sir Arby kanina ang reason, okay, at yan po ay isang batas. Sana naging malinaw po sa inyo. Kaya, yun ang ginagawa natin ngayon, inaalala natin. Okay, inaalala natin sa pamamagitan ng pagtalakay sa maliliit, kahit maliliit na bagay or trivia tungkol kay Dr. Rizal. Pero ang focus pa rin natin, syempre, yung pagko-compare ng buhay niya, ng mga naging achievement niya, mga naging contribution niya sa ating bansa para ito rin yung maibibigay natin sa mga estudyante natin at kanila ring magawa, okay, bilang isang estudyante, bilang isang Pilipino. So yun po ang ating layunin. Ang ating layunin ng pag-aaral ngayon ay matalakay or maunawaan natin yung mga mahalagang impormasyon. Marami po dito ay na-discuss na malamang ng mga professors. Okay, so marami mga estudyante nandito. Yung mga estudyante ko, ni-require ko yung may wifi, yung walang klase. So, shinare ko na sa kanila ito. Ewan ko lang kung binasa. Okay, so sana nabasa. Okay, so inalayo na natin. Kunin ang maliliit na information. So, ilang mahalagang information. At syempre, napahalagahan natin, okay, yung mga contribution na ito. Okay, so, next po. Sir. Yan, okay. So, ang aking discussion ay mga katotohanan at fake news. Ayan, hanggat maaari magbibigay ako ng ilang fake news tungkol kay Dr. Rizal. Okay, so ito po ang tawag natin kay Dr. Rizal. Sabi ng isang British biographer na si Austin Coates, si Dr. Rizal daw ay Philippine nationalist and martyr. Okay, sabi rin ni nung isang historical writer na si Sir Carlos Quirino, siya daw ay isang great Malayan. Yan yung mga common na address or title ni Rizal. Sa Rizalist, isang religious group na sinasabi ng ilan na kulto. Okay, pero explain ko rin mamaya, siya ay isang Kristong Pilipino. Okay, so siya ay itinuturing na isang Diyos ng sekta na ito. Okay? At kay Leon Maria Guerrero, isang diplomat at isang writer, si Rizal daw ang first Filipino. Okay, so yun yung mga common na tinatawag natin kay Dr. Rizal. Next po. Okay, next. Ang sisimula, maliliit lang yung mga nilagay ko sa aking slide kasi yung paliwanag ay didiscuss ko sa inyo para hindi kayo masyadong maraming babasahin. Nakatingin lang kayo sa banks ko po. Ayan. Konti lang po yung aking nilagay dyan. Sisimulan ko sa nung kabataan ni Rizal. Okay, so konti lang din naman. Yung mga nakakatuwang trivia lang tungkol kay Dr. Rizal nung siya ay bata pa na katulad din naman ng pinagdaanan natin. Okay, hindi kasi siya, isa siyang ordinaryong tao. Si Dr. Rizal katulad natin, meron din siyang mga kahinaan, pinagdaanan din niya yung mga pinagdaanan natin na pag-iyak, yan yung nakikipagbulihan, yan ng estudyante, tapos yung ayan, yung mga ano na experience niyo mga estudyante nung kayo ay nasa elementary, pinagdaanan lahat ni Rizal yan. Ang kaiba nga lang talaga niya ay genius. Okay, genius ang ating bayani. Likas na sa kanya bata pa lang, nakita na ng kanyang mga magulang at ni Pasiano na lumalaki talaga si Rizal na may kakaibang galing. Okay? Yan, advance ang kanyang pag-iisip o kaya ang kanyang kaalaman. Okay? So, sa isang newspaper nakalagay noong June 20, 2020 na si Rizal daw ay bata pa lang, natutunan ng abakada at the age of 3.
Napakabilis, ano? Siguro yung iba, mga ganyan, 3 years old, pag talaga matyaga yung magulang, natuturuan kasi, di ba, magulang una nagtuturo. Okay? Tapos may hilig siyang mag-doodle. Doodle, ayan. Hindi po ako yun. May hilig siyang mag-drawing-drawing. So talaga nakakitaan na siya na, ano, na katagalan ay matututo siya or magiging skill niya talaga yung pagguhit na yan. Ayan. Kaya yung mga kapatid ninyo at saka yung mga anak ninyo na parang nagsasayang ng papel, yan ang kung ano man ay pangguguhit, ibigay lang ninyo kasi baka yan yung skill pala niya na madedevelop sa kanyang pagkabata pa lang. Yan. Mahilig din siyang mag-clay, mahilig siyang mag-alaga ng mga hayop, nahilig din niya yung pag mga kwento tungkol sa mga aswang, mga punso, mga nuno, yan, dahil sa kanyang yaya na bago sila matulog or pag tinatakot siya, kasi may pagkapilyo daw si Rizal nung bata pa. Mahilig siyang mag-sulat, mag-drawing-drawing. Di ba tayo ng mga estudyante tayo, sa likod ng notebook, di ba, nag-drawing-drawing tayo doon. Ayan, tapos, kinikwentuhan siya, kinikwentuhan din tayo noon nung bata tayo. Siguro yung mga 80s, 90s yan makaka-relate kasi ang pananakot para matulog, di ba? At saka yung paraan ng pag-behave, yan yung pananakot. Yung ngayon kasi, iba na yung pag-disiplina sa mga mas batang henerasyon, di ba? So, ayan. So, dumating din sa pagkakataon na nabubuli siya, tinutukso siya ng kanyang mga kapatid bago pa siya ibuli sa eskwelahan. Pero lumabas yung prophetic ni Rizal nung tinutukso siya, di ba, na malaki yung kanyang ulo dahil may hinuhulma sila mga kapatid pero sinabi niya na balang araw ako ay pagtatayo ng mga monumento at totoong nagkatotoo yun. Kaya yun ang isa sa sinasabi nila na parang nahulaan, no? Nahulaan ni Dr. Rizal kung ano yung mga maaaring mangyari sa kanya, okay, katagalan. Siya ay 5'3", maliit lang siya, di ba? Pero sabi ni Ambet Ocampo, siya ay 5'2". Tsaka kung titignan yung katawan, parang may konti siyang, yung kanyang weakness nga, hindi pantay yung kanyang shoulder, mas mataas daw yung kanan, ganun. Tapos may kalakihan yung kanyang ulo kung susukatin, maliit ang katawan. Pero nakita ninyo, di ba, yung sinasabi na small but terrible, ganun si Dr. Rizal. Maliit siya, okay, maliit ang kanyang figura, maliit ang kanyang pangangatawan, and yet, napakalaki ng kanyang utak. Okay, di ba? Small but terrible yung sinasabi nga. So, doon sa pagkabata ni Rizal, yung masasabi natin doon na yung isa siguro sa dahilan kung bakit naging overachiever siya, yun yung dahilan noon yung kanyang inferiority complex. Yung sa ganitong bagay kulang ako, pero sa ibang aspekto ng buhay ko, pwede ako mag-excel. So, maganda, di ba? Yung pagkakaroon niya ng weakness, naging nag-drive sa kanya yon, nag-motivate sa kanya para mag-excel siya sa ibang bagay. Yan. Yun nga yung napakarami niyan. Sabi nga, a man of many professions, multi-talented, okay, ang ating bayaning si Dr. Rizal. Yan. So, makikita natin sa kanyang pagkabata na nakatulong yung kanyang family, yung kanyang mga nakakasalamuha, no, sa pagkakaroon niya ng magandang hinaharap. So maganda, 'di ba? We have to surround ourselves with intelligent and good people para ma-influence, magkaroon sila ng influence sa buhay natin. Hangga't maaari, makipag-usap tayo doon sa mga professional na tao para nakukuha natin yung mga talino na meron sila. Yan. So sa ngayon, yan, bawal muna tayong makipag-chika-chika. Okay, physically, pero marami naman tayong paraan ngayon. Kahit tayo ay naka-lockdown or nasa pandemic, pwede pa rin tayong magkaroon ng mga tao, nakakwentuhan, na pwedeng mag-share sa atin ang kanilang mga information na magagamit natin pag tayo ay lalong-lalo ng mga estudyante, lalo na pag nagkayo ay nag-mature na. Isa rin sa magandang katangian na nakuha ni Rizal sa magulang niya, di ba? At isinabuhay niya, ito yung sabi ng nanay ni Rizal nung sila ay inoopera ng pensyon ng Amerika. Sabi niya, "The Rizal offered lives to their mother country because of their inherent patriotism and not because of money." So diba, tinanggihan niya yung pensyon na yon kasi ginawa ng pamilya yon, ginawa ni Rizal yon dahil yon nasa puso namin, okay, likas sa puso namin ang pagmamahal sa bayan. Yun yung isa sa ipinamana at ganon pinalaki
ng magulang ng ina ni Rizal, ganun pinalaki ni Doña Chodora si Jose Rizal. Okay? So yan. Next po. Alam niyo ba na, sabi ko nga sa inyo, hindi kakaiba si Rizal sa mga sa katulad niyo mga kabataan. Pero siguro kung si Dr. Rizal ay nabubuhay ngayon at gumamit siya ng droga, okay, ito yung isang impormasyon tungkol sa kanya, eh baka nakulong na siya or baka na-salvage na siya at may nakalagay na placard sa kanya na wag akong tularan kasi ano ako, drugista ako or yan, addict ako. Pero dahil iba naman kasi yung panahon nila sa panahon natin ngayon, during Rizal's time kasi, nabibili pa over the counter yung marijuana kasi 'di ba isa ito kasi sa ipinanggagamot okay sa maraming sakit. Subalit dahil nga ito ay na overuse, na abuse kaya ito ay nagbabawal. Pero sa kasalukuyan may mga magulang na ipinaglalaban ang paggamit nito lalong-lalo na sa may sa mga anak nilang may kapansanan pero limited ang pagkakagamit kasi masama nga rin naman ito sa kanilang pangangatawan. Okay? So inamin ni Dr. Rizal na siya ay naggumamit nito. Pero ang reason lang niya ay ano? Okay, nag-experiment lang siya. Mahilig kasi siyang mag-experiment. Yan. Okay? So paano napatunayan 'to? Sa isang letter niya, sinabi niya kay Ginoong Mayor kasi parang nagtatanong tong isang si Ginoong Mayor kung tungkol ano sa ano tong marijuana para may ginagawa siyang study tapos isang German si Sir Mayor tapos sinabi niya na alam nga niya itong marijuana ng ito tapos one time niya ginamit niya to noong siya ay nasa teenager pa lang siya during that time, di ba? Alam naman natin ng teenager ay talaga nag-explore. Okay, wala namang masamang mag-explore, yun nga lang dapat maghanda ka rin sa mga consequences at saka mag-ingat, okay? Katulad nga niya, baka itry mo na gumamit yan tapos sasarapan ka, hindi mo na itinigil. Pero siya, diniscover lang niya siguro sa sarili niya ano ba talagang epekto nito, nakagamot ba talaga o hindi. Tapos may isang sulat pa na nakita na sinabi na gumamit din or pinagamit siguro si Dr. Rizal ng gamot na sudorifix, okay? Isang halamang gamot din. At ito naman ay panggamot sa kanyang stiff neck nung siya ay bata pa. Yan. Okay? So, nung panahon ni Rizal, okay, bukod sa meron ng ganyan, may mga bisyo rin ng tao noon, di ba? Ito yung dala ng mga Chinese na opium. Okay? Yung paninigarilyo nila. Okay? At makikita nyo naman, dun sa discussion ni Sir kanina, yung sa Noli Fili, di ba? Mayroong isang character doon na naabuso ang paggamit nito kaya nag-cause ito ng kanyang pangangayayat at pagkakasakit. So, 'di ba? 'Yun yung sinasabi na pwede mong gamitin ng isang bagay kung alam mo makakagaling sa iyo, 'wag mo lang aabusuhin kasi makikita niyo rin ang labi sa paggamit ng paninigarilyo ay nakakasama rin sa pangangatawan. 'Yon. So, ano pa yung mga ginawa ni Rizal sa buhay niya na lumalabas na talaga siyang mahilig siyang mag-explore, curious siya sa mga bagay-bagay na nakikita niya sa paligid. Doon sa Dapitan, nung siya ay naka-lockdown, yan, na-lockdown din si Rizal sa Dapitan for 4 years pero naging productive siya doon. Okay, dami niyang ginawa doon. Pag nakakakita siya ng mga, tawag natin ito, mga insect or ano pa man na mga seashells na alam niyang mapapakinabangan, kinukuha niya ito. Yung iba na papangalanan niya, yung iba naman na parang hindi niya ma-identify kung ano, tinatanggap din naman niya na hindi niya alam, na hindi niya lahat alam. Sabi niya sa isang kaibigan niyang, sa mga kaibigan niyang scientist, hindi ko alam ang uri ng mga ito, kaya pinadala ko sa inyo para kayo nang mag-identify. At ang kapalit nun, ang galing niya, di ba, bukod sa hobby niya yun, ang kapalit nun, pinapadalhan siya ng mga libro. Kasi si Dr. Rizal ay book lover, di ba? Okay, so pinapadala siya ng libro. Minsan pinapadalhan siya ng mga kagamitan niya na ginagamit niya sa kanyang pag-oopera o panggagamot ng mata.
Okay, so di ba nakakita siya ng paraan para kulang ako nito, pero itong libangan ko na pahongolekta, bukod sa natututunan ako, pwede kong pakinabangan to, pwede pa rin pakinabangan ng kapwa ko, scientist. So di ba, napakarami niyang ginawang productive na bagay sa dapitan. So, dahil doon sa mga nakolekta niya, di ba, meron nga sinabi sa inyo na meron siyang mga nakuhang toad, ipinangalan sa kanya, flying lizard, at saka beetle, na ipinangalan sa kanya. Kasi yun ay kanyang nadiskubre. Okay? So, ano ang ginawa ni Rizal sa dapitan? Naging inhinyero siya doon. Nagpatayo siya ng construction ng dam, ng waterworks. Okay? Nag-farming. Tapos, maganda yung ginawa niyang relief map ng Mindanao. Nagtayo siya ng clinic ng eskwelahan na pinapaaral niya or tinuturuan niya ng libre yung kanyang mga mag-aaral. Okay. Pero kapalit nun, kapalit ng pagtuturo niya sa mga estudyante niya, ay tinutulungan siya ng mga ito na kung ano man yung kanyang gagawin. Pagtatanim niya, ay paggagawa niya ng mga bagay-bagay dun sa kanilang society. Okay, so, pinakita niya sa estudyante na hindi lahat ng bagay ay libre, no? Okay, kinakailangan pagbayaran niyo rin sa inyong makakayang pamamaraan. Okay, so, katulad din tayo ni Rizal. Kayo mga estudyante, meron din kayong 24 hours na katulad ni Rizal, no? Pero nakita ninyo kung paano niya pinabangan yung buong maghapon niya, naging very productive ang ginawa niya. Pag meron siyang spare na oras, babasa siya, nagsusulat. Doon kasi lumabas yung pagiging poetic at creative niya, lalo kasi nga naman napakaganda ng lugar na iyon, di ba? Nakakulong siya doon, pero parang paraiso yung kanyang pinagkulungan. Okay, inakala ng mga Kastila na makukulong, i-stop na yung kanyang pag-iisip, pero doon pa pala lalong naging creative si Dr. Rizal. Okay, so next, sinasabi ni Ren, or tama, sinasabi rin na si Rizal ay isang psychic kasi merong isang pagkakataon na naginip siya na isa siyang actor, tapos doon ay unti-unting nawawalan siya ng dying actor siya doon, tapos unti-unting nawawalan siya ng hininga, nanghihina siya, tapos nagdilim ang kanyang paningin. So yun na. So nakakatawa yung panaginip na yun kasi nung sinusuri na yun ng mga historian, 13 years later, yung exact date na sinulat niya, yung date na yun kung kailan siya nanaginip, kinumpute nila ay lumalabas na yun din yung kamatayan o pesa ng kanyang pagkamatay. Okay, at isa pa siguro sa mga reason bakit sinasabing si Rizal ay psychic yung nangyari nga sa kanya, di ba, yung nagtatayo siya ng monumento tapos sinabi na, ikaw ba yan? Kasi ang laki ng ulo, sabi niya, balang araw sa pagtatayo ng monumento. So yun pa. Tapos yung pagsusulat na lang niya nung Noli Fili, di ba, Sir RV, talagang, di ba yung kanyang character doon? Ano ba yung nangyari sa character doon? Di ba, namatay si Simon doon? So parang ito yung mga pangyayari, parang nalaman na nahulaan ba ni Rizal kung ano yung mangyayari talaga sa kanya, yung kapahamakan na mangyayari sa kanya sa kanyang pagsusulat. Okay? Ng kanyang Noli. So yun, marami mga pagkakataon, pati rin yung Ate Faye, nalulobat. Excuse me po. Okay. Pati yung kanyang essay na The Philippines, sandali lang po ha kasi baka biglang mag-off. Ayan, okay. Thank you. The Philippines, a century hence, di ba? Okay, may mga managing vision din siya sa kung anong mangyayari sa ating bansa. Pero yung mga nagkatotoo rin yung mga yun. Pero pwede natin sabihin na madali namang sabihin kung ano yung mangyayari sa ating bansa based na rin sa mga nabasa niya sa mga kasaysayan natin at sa mga naging kasaysayan ng ibang bansa. Okay? Yan. Sunod po na trivia or katotohanan tungkol kay Dr. Rizal ay ito po, hindi si Rizal ang sumulat ng tulang sa aking mga kabata nung siya ay 8 years old. Pati rin po ako ay all the while talaga akala ko siya talaga yung sumulat noon kasi tinuturo ko rin sa student ko, tinuturo sa mga estudyante lalo na sa elementary. Nandiyan po yung famous na ang hindi magmahal ang sariling wika higit pa sa balansang isda. Nandiyan po yun. So tarang, ang galing-galing naman ni Rizal, 8 years old pa, nakasulatan ng ganyang tula. Pero sabi po ni Sir Chua, ayon po kay Professor Nilo Ocampo, hindi si Rizal ang sumulat niyan kasi hindi alam ni Rizal yung konsepto ng kalayaan nung siya ay 8 years old pa lamang. Okay, may pagkakataon kasi na may tira-translate si Dr. Rizal na isang panulat
susulat niya sa Tagalog, ito, pero nagtanong siya sa kanyang Kuya Pasiano kung ano yung translation nito, anong pwedeng salitang itong bus. So, ilang taon na siya noon, nasa 20 plus na siya, hindi pa niya alam yung translation ng salitang yon. Pero paano niya nasabi nung siya ay 8 taong gulang? Sinasabi nga ng iba, baka sulat ng kanyang nanay yun na si Doña Chudora, kasi nakuha or namanan ni Dr. Rizal ang talentong ito sa kanyang ina. Isang manunula or isang magaling tumula ang kanyang nanay, na nung bata siya, ito ang nag-i-edit or nagbibigay ng payo kay Pepe kung paano sumulat ng tula. Okay, so yan po. So hindi si Rizal ang sumulat ng tulang sa aking mga kabata. Okay, next. So kung sino, wala rin po kasi nakalagay. Wala rin po kasing author. Okay, pero sinasabi nga ng ilan na ang kanyang inay ang sumulat noon. So si Dr. Rizal ay gumamit din ng mga sagisag panula tulad ng Laonglaan, Dimasalang, May Pag-asa. Yung Dimasalang, alam ko ginamit niya po ito nung siya ay isang miyembro ng, nung siya po ay nagmiyembro ng Masonry. Yan, isang organization po ito. Okay? Na brotherhood, ang layunin syempre ay magtulungan. Maganda kay Dr. Rizal, marami siyang mga kapatira na sinarihan, marami mga organisasyon na kung saan nag-join siya, kasi alam niyo itong mga organisasyon na ito ay makatutulong sa mga layunin niya. Okay? Totoo nga talaga na nakatulong sa kanya to, nagbigay ng payo, nagbigay ng moral support sa kanya, nag-share ng kanilang mga kaalaman. Paano niya gagampanan yung kanyang isang adhikain na bigyan nga ng kalayaan ang Pilipinas. Actually, sabi nga nila, di ba, hindi naman talaga si Dr. Rizal humingi totally ng independence. Ang gusto lang sana niya ay equal rights. Okay? Pantay na karapatan, matamo rin sana ng mga Pilipino kung ano ang tinatamasa ng mga Kastila sa bansang Pilipinas. Pero syempre, katagalan, okay, sabi nga sa kasaysayan, ay yun din naman ang kanyang hihingiin. Gusto muna niya maging educated ang mga tao, ang mga Pilipino, at pag sila ay mga edukado na, namulat na, and sabi nga enlightened na ang kanilang mga pag-iisip, ito na rin naman ang kanilang hihingiin. Parang first step pa lang naman na magkaroon sila ng karapatan. Karapatan, representative sa korte, magkaroon ng kalayaan sa pagsasalita. Okay, yun ang kanyang hihingi. Okay, so kung si Dr. Rizal ay napakaraming talento, okay, di ba sabi natin siya isang polyglot, o 22 languages ang alam niya, isa siyang essayist, isa siyang poet, isa siyang, ang dami niyang alam, dami niyang talinong, taglay, okay, meron siyang weakness, yeah, hindi siya marunong masyadong kumanta. Okay? So sabi sa inyo, meron din siyang strength and weaknesses. Next po, Sir Jomel. Okay, bukod sa dalawang nobela na diniscuss ni Sir Arvi kanina, May isa pang nobelang sinulat si Dr. Rizal, yun ay Makamisa. Sinimulan niya ito noong 1892 pero hindi niya ito natapos. Okay? So ito ay untitled and unfinished. Siguro that sa mga panahong yun kasi ay busy na siya, no, sa pagiging doktor. At yes, pagiging doktor niya at saka sa kanya pang mga ginagawang mga panulat para sa pagpapadala niya, okay, sa kanyang mga kapwa Pilipino. Okay, next. Hindi po ata tayo synchronizer, Jomel, ano? Okay. Alam nyo ba na ang Rizal Monument ay hindi Pilipino ang gumawa nito? Isang Swiss sculpture na si Richard Kiesling, at second prize lang actually siya. Hindi tinanggap hindi nga tinanggap yung design ni Carlos Nicolay. Although maganda kasi nga, syempre first prize, pero kasi mas expensive kasi yung gagamitin niya, marble. Samantalang yung kay Kiesling ay mas mura lang, isang granite and bronze lang daw ang gagamitin doon. Okay? Kaya, ayan, yung monumento na yon ay itinayo in honor of Dr. Rizal. Yan. Hindi natin nakikita yung mga nakaukit doon, no? Oh my God, the baklak na. Konti na lang po. Hindi natin nakikita yung mga nakaukit doon, pero may napanood ako isang discussion na may nakaukit doon na nanay, di ba? Nanay na may binubuhat na anak. Okay, tapos ang nakalagay doon ay nililikha ng inang bayang Pilipinas ang kinabukasan ng bansa. Yan, tapos meron doon, mula sa edukasyon, may book kasi doon, nakalagay doon, mula sa edukasyon, nabubuhay ang kadakilaan ng mga bansa.
Yan. Tapos sa facade nun, ang taas kasi, di ba, dapat ibinalagay nga sa bandang baba yun para nakikita yung mga nakalagay doon. Nakalagay din sa may facade, tatahaki ng pag-unlad ang kanyang madugong landas mula sa mga nasawi ay uusbong ang mga bagot, matitipunong mga halaman. Okay? So yun po yung mga nakalagay doon. Okay, next, si Dr. Rizal ay widely featured sa lahat ng may pagkakataon pa ng pangang nilagay siya sa San Sigarilyo, nasa posporo, sa barya, sa kalsada, mga monumento. At hindi lang po sa Pilipinas, makikita ang mga monumento ni Rizal na sa napakaraming bansa ay nagpatayo din in honor of him. Okay, next. Sabi ni Sir kanina, sabi ni Sir Santos, lover si Dr. Rizal. Sabi ni man Sir Chua, first emo si Dr. Rizal. Ayan. Lover, oo. Pero sabi nga ni... sabi nga ng isang Rizal enthusiast, noong 1961 Centennial Commission, sabi ni Vicente del Carmen, Rizal's relationship with women embodied wholesome philosophy of life. He was a lover of beautiful women but could not say that he took liberties his friendship. Para sinasabi niya dito na hindi naman siya nagtitake advantage. Ibig sabihin parang minahal talaga niya yung mga kababaihang ito, iginalang niya. Okay, babaero siya pero... Sabi nga niya sa pelikula, 'di ba? Minamahal, hindi ko sinasaktan ng mga babae bagkus minamahal ko. Okay? So ayan, napakarami yung mga naging kasintahan. Nakakatuwa lang doon yung very romantic siya, yung meron siya sinulat kay Leonor Valenzuela na letter, love letter na makikita lamang 'to pag itinatapat sa Ilawan, 'di ba? Okay. So ngayon pa nagliligawan na hindi na love letter, ano? Ibang-iba na talaga. Okay, so sente si Rizal, pero nakita ninyo ha, pinagpalit niya yung kanyang personal na interes yung kanyang pag-ibig, okay, sa kanyang bayan. So hindi niya pre-prioritize yung pagmamahal na yan. Okay? Next. So alam niyo na mga student, ha, priority muna 'yung pag-aaral bago 'yung pag-ibig. Okay? Next. Ayon kay Professor Chua, naglalag. Si Dr. Rizal ay ayan. So sabi, hindi daw maging dapat bayani si Dr. Rizal kasi again siya sa revolution. Pero may payo siya kay Pia Valenzuela nung punta sa tapitan. Sabi niya, mag-ipon muna kayo ng armas, hilingin niyo yung suporta ng mayayaman, at gawin yung General si Antonio Luna. Hindi siya literal na supportive, pero nagbigay siya ng payo. Yan. Okay? Nagbigay siya ng payo kung paanong sa alam niya mananalo, okay, itong revolution na ito. Okay? Kasi nagdadalawang isip din siya eh. Kaya nga parang si Elias at saka si Ibarra sa Noli ay parang siya rin, di ba? Kasi may pagdadalawang isip siya minsan sa revolusyon. May pagkakataon din naman na umaayon siya dito, di ba? O kung hindi siya umaayon, bakit siya nagbigay ng suporta? Kaya nga sabi nila, hindi dapat bayani si Rizal kasi anti-revolution siya. Di ba? Nung siya ay nililitis na, sinabi niya na itinatakwil ko ang revolusyon na yan kasi... yun nga, para sa kanya ay hindi maganda yung revolusyon na ginawa kasi sinasangkot ng kanyang pangalan. Pero siguro, sinabi lang niya yun dahil para maligtas siya sa paglilitis. Pero nung siya ay papatayin, di ba, nung siya ay hinatulan ng kamatayan, may isinulat siyang isang tula na Mi Ultimo Adios, ang halos lahat ng part ng tula na yun, na 14 stanzas, ay may pagpupugay, di ba, may pagbibigay galang, may pasasalamat doon sa mga kabalyero, doon sa mga katipunero na nag-alay ng kanilang buhay o lumaban para sa bayan. Okay, so, ayan. Next. Next po, Sir Jomel. Wala sa PSI. Tagahang ba? Ayan, ginamit ni Rizal ang teknolohiya sa kanyang kapanahunan. So, kung tayo ay meron tayong Facebook, Twitter, sa pagpaparating ng ating mga nasa isip or mga expression natin sa sarili natin, okay, sa lipunan natin, si Rizal naman ang technology niya during that time ay yung newspaper. Yan. Okay, meron silang La Solidaridad. Okay, ano man yung mga pahayagan na meron sa Pilipinas noon ay pinapadalhan niya ng kanyang mga articles. Okay, yun ang kanyang ginamit. Okay, sa pagbubukas ng kaisipan ng mga Pilipino. Pinarating niya dito kung ano yung totoong nangyayari sa ating bansa. Okay? Next po, ito nakakatawa din kasi sinasabi ng iba na parang si Rizalista, si Rizal daw ay si Jesus Christ. Kasi nung namatay si Jesus Christ, di ba, yung huling niyang sinabi ay consumatum est. Okay, tapos na. So yan din ang sinigaw ni Dr. Rizal
nung siya ay huling sinigaw nung siya ay binaril na po sa luneta. Okay? Next. Next po, Sir Jomel. Malapit na po ba ako? Slide 22, medyo malapit na. Okay. Ito po yung magandang nilagay ko dito po sa slide, yung sinabi ni Dr. Rizal, yung katapangan po, no? I wish to show those who deny us patriotism that we know how to die for our duty and conviction. Kasi pag binabaril po noon, ine-execute katulad ng Gumburza, di ba? Pag ine-execute po noon yung mga pinaghihinalaan na takwil sa Pamahalaang Kastila, doon po sa Luneta pinapatay. Kaya napaka makasaysayan ng Luneta. So si Dr. Rizal ay tinalian, tapos nakatalikod, pero traitor kasi or taksil, di ba? Pag sinabi kung ganun, pag pinatay ng ganun itsura, so ni-request niya na sana humarap siya. Okay, nung siya ay babarilin, pero hindi nga siya pinayagan. So gusto sana niya pakita na kaharap siya, hindi siya guilty sa mga pinaparatang sa kanya. Gusto niya pakita na ang kanyang katapangan. Yan. So, gusto niya na makita na sila, ang mga Pilipino na katulad niya ay sinabi rin po niya to sa kanyang tulang ni Ultimo Adios na kami mga Pilipino ay mamatay kami, hindi kami matatakot na matay kung mamatay kami para sa aming duty or aming pagmamahal, pagtatanggol sa aming bayan. Okay? Slide 24 po. Ito na yung sana yung maganda, yung mga fake news. Sige, sir, next na lang po tayo. Nagtawan ko na po iyan. Kasi 12:05 na po iyan. Yan, so bayani ba si Rizal? Actually, wala pong proclamation pa, walang batas na nagsasabi na si Dr. Rizal ay isang bayani. Pero ang halaga po doon yung declaration, yung acknowledgement ng mga tao. Okay, yung kinikilala siya, hindi lang ng mga Pilipino, maging sa ibang bansa, kinikilala siya ng mga historian. Yung kanyang legacy, after 50 years ay buhay pa rin. Okay, pinapakinabangan yung kanyang legacy, yung kanyang mga kaisipan. Okay, yung pong mahalaga doon. So, pero wala pong batas, walang declaration. Mahaba po sanang discussion, pero yun, wala po pong declaration. Pero siya po ang ating kinikilalang bayani, pambansang bayani, kasabay pa ng iba pang mga bayaning katulad nila Andres Bonifacio at kung sino mga nagbuwis ang buhay para sa bayan. Yung Rizal Law po, yan yung sigurong pagtanggap, pagkilala na talagang dapat nating kilalanin yung kabayanihan ni Rizal kasi nga itinuro po yung kanyang buhay o itinuturo sa ating mga mag-aaral. Okay. Nung siya ay namatay, nakakatawa, meron po siyang mga death wish. Ito po yung mga death wish niya sa paan ng bundok ilibing, isulat ang pangalan lang niya, pesya ng kamatayan, walang magarbong baraka kundi cross lamang, walang anniversaries, pero taliwas po no, sa mga request po niya nung namatay, talagang bonggam-bongga po ngayon tuwing death anniversary niya ay mga celebration. May pagpupugay po tungkol sa kanya. Okay? Next po, ito po yung Rizalista na sinabi ko kanina na ang kinikilala po nila na Diyos, nag-reincarnate daw si Rizal, hindi to talagang ang kanyang kaluluwa daw ay sumapis isang ibon. Ayan po, at naninirahan daw ito sa bundok Banahaw, kaya po si Dr. Rizal ang kanilang sinasamba. So, malaya naman po tayo sa Pilipinas na magkaroon ng relihiyon na kung ano man ang gusto natin piliin, no? Kaya igalang na lang po natin, okay, itong mga Rizalista natin. Okay, tapos si Dr. Rizal daw ay killer, serial killer. Nung siya po kasi ay nasa, konti na lang po hanggang slide 30 lang po ako. Okay, nung siya ay nasa London kasi, nung 1888, nung dilumabas sa London yung pumapatay ng mga babae. Yan, gamit po ang scalpel. Eh, di ba, ang scalpel ay ginagamit to ng mga doktor. Eh, incidentally, si Dr. Rizal ay isang doktor din. Pero sabi nga nila, kung lover nga si Rizal sa mga mahilig nga si Rizal, 'di ba? Mapagmahal sa mga babae, bakit babae mga papatayin niya? Pero kasi parang yung gamit ng killer na to ay scalpel, 'di pag doktor eh Dr. Rizal. Doktor nga siya, 'di ba? Pero sabi nga ni na Sir Chua, eh ophthalmology si Dr. Rizal, hindi naman siya surgeon, so bakit ganun yung pinampapatay? Kasi kataon naman kasi na nung siya dumating din, doon na uso naman yung papatay nga ng mga kababaihan. Pero sabi ng ibang historian, May dumating si Dr. Rizal sa London, tapos April lang yari nagsimula yung patayan na yan. At saka during that time, very busy si Dr. Rizal kasi nga ina-annotate niya or sinasali niya sa wikang Tagalog yung aklat ni Morgan na Successos de las Islas Filipinas na parang hindi niya matanggap yung sinasabi doon na parang ito yung culture ng mga Pilipino. Parang yung mga binago siya doon sa book na yon, tapos busy siya dahil tiropin niya ng buo yon. So, paano pa nagkaroon doon ng pagkakataon na
papatay pa si Dr. Rizal at tuwing gabi. Ayun, parang busy-busy na. So, yung ibang historian, yung historian, syempre, hindi naniniwala na si Dr. Jose Rizal ay si Jack the Ripper kasi after ng pag-alis niya ng London, may mga patayan pa rin na nangyari. Iba kasi sinasabi, oh, di ba, parang Jose Rizal, tapos parang JR din yung initial na pareho. So, parang, di ba, nakakaloka si Dr. Rizal ba naman to? Ano intention niya? Di ba? Okay, next. Ito pa, si Hitler daw ay anak daw ni Rizal kasi, alam niyo na, di ba, sila ang mga propagandist noon, mga kasamahan ni Dr. Rizal, may mga, ang libangan nila tumambay sa mga lugar kung saan may inuman, may mga babae silang ka-table, so one night, naka-one night stand daw niya si Clara Pauls, okay? Kaya yon, so nagkaroon ng anak. Pero, sabi ng historian, kung bibilangin yung petsa na nandun si Rizal sa time na yon, ay parang malabong mangyari, okay? At si Hitler ay isang Austrian at hindi German. So malabo, hindi naniniwala ang historian na si Hitler ay anak ni Rizal. Pero sa itsura kasi, yan, may bigote pareho, tsaka sa galing at tsaka sa tapang, hawig daw. Yan, okay? So meron pa po ba, sir? Nasa po ba yun? Yan, yun na po yung ating, pasensya na po kayo. Medyo mabilis yung ating discussion. Kung kulang man po ay marami namang mga natin dito. Marami pong mga YouTube, maraming mga article na tungkol po sa mga impormasyon tungkol kay Dr. Rizal. So maraming salamat po sa time, sa pakikinig. Sana nakakuha kayo ng konting information tungkol kay Dr. Rizal. Yan po. Yan. Ang sabi po niya, ito yung maganda pong iiwan ko sa inyo. Without education and liberty, which are the soil and the son of man, no reform is possible. No measure can give the result desired. So, mga estudyante, ayan ha, ang edukasyon ang magiging susi sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan. Kaya mag-aral, tapusin ang pag-aaral. Okay, yan ang magbubukas ng inyong mga mata. Parang mayroon pang isang slide, sir. Wala na po. Yeah, on this battlefield, man has no better weapon than his intelligence, no other force but his heart. Yan. Inulit po niya uli, ha, education para magkaroon ka ng kaalaman. Yan po. Thank you po sa lahat. Maraming salamat po, Ma'am Casio. At yun nga, no, oras ko. Ang lagi kong, ang ano po, ang isa rin sa mga nakikita ko yung sa ano, yung sa mga estatwa ni Dr. Jose Rizal na mamamatay kaming mga bulid sa dilim. At kung sino man ang makikita sa kanyang liwanag ay huwag niyo po kaming kalimutan. Yes. So, sa mga kabataan po, yes, tama po. Maraming salamat po, Ginoong RV Tolentino, Ma'am Casio, sa paghihimay ng mga kaisipan at paglilinaw sa mga fake news. Marami pong salamat at sa pagkakataong ito. 2 minutes po, pagbubuon, Sir Ibo Bautista, isa rin pong kasapi sa Knights of Rizal. 2 minutes, Sir Ibo, please. Thank you, Ma'am Rhea. Mahirap ibuod ng buo. kahit buod na siya, ay buod pa rin. No? Yung ilan lang mga puntos ang gusto kong bigyang linaw. No? Yung mga sinabi ni Sir RB, no, napaka gandang gamitin ang isang literatura o isang obra para isiwalat ang mga nangyayari sa lipunan. No? Yun talaga yung dahilan bakit sumikat si Rizal. Yung pagpapasa-pasa ng kwento, at pag hindi nila kilala si Rizal, pero nasasalamin ni Rizal sa mga tauhan ng No Limit Anger eh. Tapos nakaka-relate sila sa lahat ng mga pangyayari sa Noli at yung mga parang kardo rin yan, no? Walang katapusang kardo na ginamit ni Rizal ang kanyang husay sa pagbuo ng isang nobela na sinundo ng marami. At ito rin yung nakainganyo sa atin. So yun yung unang phase eh, ng pagkilala natin kay Rizal. Kasi ito namang mga pagkilala kay Rizal ay lumabas lang ito dahil na rin sa mga kontrobersiya na sinasabi ni Ma'am Casio. No? Kasi alam naman natin na ang mga chismis at saka at mga hindi totoong balita ay pinagmumula ng mga pananaliksik at patotohanan. No? Na kailangan, lalo na tayong mga akademiko. No? So ito yung mga nagtulak sa atin para manaliksik. Napaka timely nung topic ng dalawa.
no, na nakita natin. At ito ay ang aking catch dito ay hindi yun, yung simpleng batas lang ng batas Rizal na nag-uutos pag-aralan ng Noli at Pili. Natatandaan ko nung high school ako na ibinubuod namin ito per kabanata para lang maikwento sa klase yung per chapter sa Pilipino, sa subject na Pilipino. Kasi pag isinama ito dun sa kasaysayan, parang kasi nga medyo mababaw yung mga teacher noong araw, no, hindi naman sa mababaw, pero dahil na rin sa ang expertise nila ay hindi nakatuon dun sa literaturang Noli na Pili, na ito ay simpleng nobela na naglalarawan ng tradisyon, kultura at katauhan ng mga Pilipino sa panahon ni Rizal, no, na masasabi natin na nagpamulat sa ating mga Pilipino para mag-isip tungkol sa ating mga sarili. So, yun lang po yung ano. Kay Ma'am Kaso, sa mga kontrobersiya, kailangan ng kontrobersiya eh. Kasi nung panahong yun, wala naman tayo mga the bus, wala naman tayo mga social media na sinasabi. So, para pag-usapan ng isang taong sikat, yung taga-Kalamba, eh gagawa nila ng kwento. Kasi meron pa isang may mga bakit siya sikat sa mga kababaihan, kasi nga iba, pagsasalin-salin ng mga kwento, parang isang si Rizal ay isa na siyang superstar hanggang makarating sa iba't ibang mga lugar, ano, lalo na yung mga bagay-bagay na yan. So kailangan ng ano, itong dalawang paksa natin ngayon sa ating Rizal series ay sasabihin na natin na ito ay naging paraan ng paano nakilala si Rizal, no? Una, yung Noli Mitanghere at El Pilibus de Rizal sa kanyang mga nobela na sumasalamin sa mga tauhan nito, at ilang sinabi na nga rin ni Sir Arby na marami dito ay kumakatawan kay Rizal. Pangalawa, sa mga kontrobersya. So, itong dalawang bagay na to ang nagpakilala sa atin kay Rizal. Thank you, Ma'am Rhea. Maraming salamat po sa mga kaisipan na talaga naman nag-note down, ano? Pinicturean ko pa yung mga iba. Okay. Dadako na po tayo ngayon sa paggagawad ng sertipiko, kasabay na rin ang kanyang mensahe ng pasasalamat sa bawat isa. Tatawagin na po natin ang namumukadkad na kagandahan at kapitapitagang direktor ng External Linkages, Binibining Leilani D.L. Escalada. Ma'am? Magandang tanghali po sa lahat. Salamat naman sa namumukadkad. Buti na lang namumukadkad at hindi papunta sa pagkalanta. Nagagalak po kung igawad ang mga sertipiko sa ating mga resource speakers. Mabasahin ko po, Marikina Polytechnic College and Knights of Rizal Marikina City Chapter. Certificate of Recognition is awarded to RVDC Tolentino and to Jocelyn F. Casho for his important contribution and valuable sharing of knowledge as resource speaker in the webinar entitled Pagbasa ng Noli at Pili bilang Kasaysayan ng Buhay ni Rizal, held on August 26, 2021 via Zoom meeting in celebration of the National History Month with the theme Celebrating Hashtag Victory and Humanity. Given this 26th day of August 2021, Marikina City, Philippines, signed by Sir Dr. Loreto A. Santos, Knights of Rizal, Chapter Commander, Knights of Rizal, Marikina City Chapter. Wala pa pong signature, naghihintay pa po tayo pagbalik ng mga certificates, pero ito ay, this will be signed by Attorney Lily Freda Emilia Ceso for our OIC OIC President and OIC Office of the Deputy Executive Director, Commission on Higher Education. Ma'am Jocelyn F. Casho po naman, for her important contribution and valuable sharing of knowledge as a source speaker in the webinar entitled The Serizal, Mga Kontrobersya at Fake News, held on August 26, 2021 via Zoom meeting in celebration of the National History Month with the theme Celebrating Hashtag Victory and Humanity. Given this 26th day of August 2021, Marikina Polytechnic College, Marikina City, Philippines. Signed by Sir Dr. Loreto A. Santos, Chapter Commander, Knights of Rizal, Marikina City Chapter.
At ganun din po, to be signed by Attorney Lily Freda Emilia Cesofor, OIC Officer of the Deputy Executive Director, Commission on Higher Education, OIC Office of the President, Marikina Polytechnic College. Congratulations po, Sir RV at Ma'am Joseph. Maraming salamat po. Okay, hanggang sa muli, sir, ha? Sa muli, ma-invite pa namin kayo. Okay, let me give my closing remarks. Pardon me if I'm going to read it kasi sinulat ko habang nakikinig ako at baka makalimutan ko dahil ito ay nasa Filipino. Isang pagpupugay sa mga dumalo sa webinar na ito, sa mga dalugguro, estudyante, dating mga estudyante, mga opisyales ng Knights of Rizal, Marikina City Chapter, Dr. Loreto Santos at Sir Timmy Rivera. Medyo kanina, no, naluluha pa ako dahil nagbabalik ang aking kabataan. Sa bagay, bata pa naman ako. Tingnan lang. Sa pagtalakay ng mga buhay at mga sinulat ng ating bayaning Jose Rizal. Tunay na maraming mapupulot sa pagbasa noong Noli at El Fili ang henerasyon ngayon. Ang dalawang aklat ay hindi lamang mga simpleng nobela na kathang isip. Iyon ay naglalahad din ng mga saysay sa buhay ng ating pambansang bayani. Habang binabasa natin ang Noli at El Fili, nasisilayan din natin ang mga pangyayari sa buhay ni Jose Rizal. Sinasalamin ng mga kwento ang mga tunay na pangyayari sa buhay ni Rizal, mga katotohanang hindi kailanman mabubura sa ating kasaysayan. Nakaranas man ng panunuya, pangapi at pag-alikusta si Rizal sa kamay ng mga dayuhang Kastila, nagsumikat at gumawa ng paraan upang makatapos at makapagsilbi sa bayan. Natatandaan ko noon ay hirapan akong intindihin ang importansya ng Noli at El Fili sa buhay ko noon at sa kasalukuyan dahil sa pagtatalakay ni Professor RV Tolentino. Nagnanais tuloy akong basahin muli ang mga aklat at namnamin ang mga aral ng kasaysayan, namnamin ang saysay ng buhay ni Rizal. Napakahusay po, Sir RV. Kapuri-puri. Madalas nagpapaniwala tayo sa mga sabi-sabi, nahuhusgahan ng mga taong nagtuwis ng buhay para sa bayan dahil lamang sa mapanlinlang ng mga balita. Bilang mga dalugguro at estudyante ng higher education, marapat lamang na magsaliksik o magberipika ng mga nababalitaan natin. Salamat, Ma'am Jocelyn Casio, sa pagbubukas sa aming kaisipan na hindi lahat ng nasusulat ay paniniwalaan agad. Salamat sa pagmulat. Edukasyon nga ang tunay na susi sa tamang kaalaman. Muli ay siksikligling at natutunan ngayong umaga, naway hindi dito magtapos ang ating pagninilay sa buhay ng ating pambansang bayani, maisabuhay din nawa natin ang mga naituro niya sa atin. Maraming salamat sa lahat ng dumalo ngayong umaga, sa mga speakers, kaguruan ng MPC, estudyante, Knights of Rizal, Marikina Chapter, at mga kaibigan ng MPC. Salamat sa inyong pagdalo. Hanggang sa muli, hanggang sa muling pagkikita. Sa Atrenta, meron pa po kaming isa pang webinar. Sana makita po namin kayong lahat. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Lani, ang ating director po sa External Linkages. Sa muli, paggawa ng mga gantong uri ng programa na kung saan kumisa nakakalimutan na rin talaga natin. Sabi nga ni Ma'am, hindi lang aral, isa buhay po natin. Sabi po ni Sir Arvy, kailangan balikan. Sabi ni Ma'am Casio, hindi pwedeng nandyan lang, kailangan ding mag-isip-isip. Nag-drugs, wag naman yung nag-drugs lang si ano eh, doon na. Di po, ang opium po talaga noon ay ginagamit, pero hindi inaabuso katulad po ngayon. Huwag po natin kalilimutan si Rizal sa bawat individual sa pagbuo ng maunlad na lipunan. August 30 po, Sir Libner Bautista at ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga dumalo. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. Yung evaluation, sir, naka-ready na po ba yung ayan po. Huwag niyo pong kalilimutan na i-complete ang evaluation form po para po sa pag-
gawad po ng inyong mga certificates at kung ito man po ay magkaroon po ng konting pagkaantala ay siguro marami rin po kasing ginagawang external linkages kaya paumanhin po pero lahat po iyan ay maibibigay po sa atin. Muli, marami pong salamat. Ma'am Rhea, photo op po. Photo op po pala. Please po. Open cam po tayong lahat, please. Tapos malawak ng ngiti. Yung pang portrait pa. Pang one by one picture. Yan po, sir. Sir. Sige po. Limang panel po ito. So, ngiti lang po tayo. Sige po. One, two, three, smile. Second okay, panel po. Second panel po tayo. Ngiti po ulit. Ngiti po. Ayan. Pang-apat. Pang-lima. Ayan. Okay. Pang-lima. Share po ulit natin yung information link po. Kalimutan, i-complete ulit ang evaluation form po para po sa ating certificates. Ma'am Rhea, pwedeng pa-share ng ano evaluation sa GC po. Pwede po ba 'yon? Ah, sige po, sige po. Thank you po. Po. Online.